May init na showbiz chika. Big revelations. Pasabog na blind items. At syempre pa, ang ating chismis ng bayan. Chismis. Chismis. Kung ano-ano mga chismis ang ating nasagap. Live chat chika. Ayan. Subscribers updates. At chikahan. At tawanan. Uy, natatawa na siya. Yes, it's very scandalous my laughter, ha. Huh? Oh, di ba makapit bahay? Ba't siya tumatawa? I'm doing my vlog, di ba? Wag dyan. May kiliti ako dyan. Wag dyan, basta't relax ka lang. May kiliti ako dyan. Ay, 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 po, wag dyan. Okay, narito ako. Magbablog na sa inyo. Yes, L na L, live na live. Live streaming natin on Monday episode. Ayan, syempre ha, buwan na mano sa unang, sa linggong ito, di ba? Ng July, ayan, syempre, oh, Monday ngayon. Pero ano na, July 12 na, ha? Hindi pa buwan na manong araw ng July. Today is July 12, ayan, okay? Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at ang ating mga kalahi abroad, especially our AYUDA Angels. Welcome dito sa nag-iisang tunay na kabugerang entertainment digital talk show. Sabay-sabay nating sambitin ang ano ba ini kundi ang Chika Mo Vlog Kabog with your host Tita Tulfs Peter Ledesma. Kamusta na po kayo? Kamusta na ang inyong buhay-buhay? Ayan, maligaya ang buhay, masaya ang buhay, magandang buhay. Okay, and so marami po tayong mga pasabog. Ayan, just sit back and relax and be entertained. At sa loob ng dalawang oras na pagtatanghal ay marami kayong malalaman. Ayan, yung mga latest happenings sa inyong mga favorite celebrities. Ayan, kaya tutok na mula umpisa hanggang huli. Parang si BFF for Life, Miss Maris Nishoka na nakatutok always sa atin. Umpisa pa lang hanggang ending. Oh, di ba? Okay, and may agad nag-agad sa atin. No, sabi niya, Angelina Bautista, good evening. Finally, naabutan ko ng live. Ayan, naabutan daw niya ang live ko. Uy, meron tayong taga Cagayan de Oro City o si Melody Jo, ayan, mamaya babasahin natin yan lahat. Mamaya yung mga mensahe nyo po dito siyempre sa Chika Mo Vlog Kabog sa araw nga ito ng Monday. Kaya kinakumusta natin ang lahat ng ating mga viewers, subscribers, team replay. Palakpakan natin bago ka kumain. Directly, ang ating mga AYUDA Angels. Ayan, 4,105, parang gano'n. 4,105 na po ang ating subscribers. Grabe, no? Wow! Sabi ni Global Director Julian, si Inday AYUDA. So, meron na tayong 4,105 still counting na subscribers. Kaya, palakpakan nyo ang mga sarili nyo. Dahil kayo po yung mga talagang aming pag-asa. Oh, di ba mga pag-asa dito sa... Hindi barangay pag-asa. Pag-asa ng vlog na to para mas lumaki pa yung ating subscribers. Okay? And at this point, ilang mga chika ng ating ibabahagi po sa inyo. Oo, ayan. Abang-abang lang po ng konti. Ayan. Uy, si John Sino, nandiyan na agad. Oh. Pongga naman. Talagang, ang dami. Ang viewers natin talaga kasi pagka on time tayo, pasok agad sa banga. Oh, pasok agad sa banga. Nariyan na agad sila. Okay, and so dire-diretso tayo, ayan, dito sa akin, ito, paki-refresh mo nga ito direct. Hindi mo yata na-refresh kasi, basta paki-refresh mo na lang siya. Okay, and buti chinek ko, ayan, nadagdagan, marami, paki-refresh mo kasi kulang yan, okay? And ito, ang ating unang chika. Oo, sa gabing ito ay si Mimi Vice Ganda. Oh, diba? Ano na ba nangyayari kay Mimi Vice? Mga kung ano-ano ng mga ginagawa nito, no? Mga nagpipictorial ito ng mga si Aubrey Hepburn, mga ganyan. Tapos, sino pa ba yung mga ano niya? O mga pinipictorial niya ng Princess Diana, mga ganyan. Eh, kahit ano pang gawin niya, eh, talagang paano na, no? Palubog na yung karir ni Mimi Vice. Ayan, no? Kasi nga, diba? Magtatatlong taon na siyang walang entry sa festival at wala naman kasi yung last ano na
Metro Manila Film Festival noong 2019, hindi naman po ano kumita. Wali, oo. Wali talaga, hindi po talaga siya pumatok, no? Kasi nga eh, siyempre alam nyo nung pag-digital, pagka yung mga sa internet, digital platforms, mga ganyan, depende yan sa mga, siyempre sa inyo kung panunuurin nyo o hindi, di ba? Tapos 2020 pala yung ano, yung Metro Manila Film Festival na nalugi. 2021 ay naku, mukhang walang ano, hindi interesado ang MTRCB tuloy ang Metro Manila Film Festival na gumawa ng festival ngayong taon na to, because ang mga sinihan di pa rin magbubukas, di ba? So magdadalawang taon ng ngisi ano. Si Vice ganda. Tapos siyempre alam naman natin yung It's Showtime. O ano na. Meron naman siyang game show sa TV5. Pero diba, iba pa rin talaga yung siya ang uncabogable. Siya yung phenomenal box office star. O ngayon, nasan yung mga phenomenal mo? Diba? Talagang ganyan. O, talagang kapag ikaw ay nagmamalabis, binabagsak-bagsak ka rin ng itaas. Diba? Kaya yung baguhin mo na lang yung attitude mo, ayan, yung ugali mo, kapag binago mo yan, my gosh, malay mo eh, magbalik ang swerte sa'yo. Kasi diba, ibalik ang swerte. Oo, mamaya din na ibalik sa'yo ang swerte kapag ganyan ka, kasi pakitang tao lang eh. Eh, nung ano nga daw eh, nung blind item ka ni Manang Christy Permin eh, sabi niya itong gay comedian daw na to na sikat, ayan, icon, eh nung time pala daw na ano, no, nung time na nanganib no sa ratings itong It's Showtime dahil kinakabog nga ng Aldab. Aba syempre na ano lahat yung mga ano nag-break out lahat talaga yung mga, ano na stress, 'di ba? Stress na naman, na-stress sila, 'di ba? Sobrang natakot sila sa mangyayari sa kanila na dahil single digit na lang sila at ang rating ng Itbulaga ng Aldab ay umaabot ng 57%, sila ay 3%, minsan 2%. Naku, mini-meeting sila ngayon na mukhang tatanggalin na sa area yung It's Showtime. Pero baka pwede pang gawa ng paraan, magre-reformat sila, ganun. Yung mga iba, yung mga lahat ng host, talagang pwera lang dito kay ano ha, kay Mimi Vice ha. Oo, talagang lahat ng mga host talagang nag-usap. Ano ba mangyayari sa atin, di ba? Nag-worry na sila. Pero daw si Vice ang sabi, eh ano ngayon, eh marami na naman akong perang ipon. Kita mo yan? Wala kang ka-concern. Ang ano mo lang talaga, ang iniisip mo lang talaga, sarili mo, makasarili ka. Diba? Talagang selfish. Grabe. Yan ba yung bait-baitan na? Mabait na raw? Nakuha, nakakaloka ka. Oh. Baka may sa 2022, kapag nagbalik na ang mga sinihan, wali na. Hindi na ganun ang kikitain ng pelikula mo. Kasi siyempre, ano ka na eh, diba? Yung It's Showtime nyo, ano na, mahinang-mahina na. Parang ano na, parang hindi na pinapanood ng mga ano, ng mga kapamilya. O, diba? Nasa kapuso na lang sila dahil yung Itbulaga na lang pinapanood na sa kayong Lance Out Loud. O. May ilan pa rin mga nanonood sa inyo. Pero syempre, malaking kakulangan talaga si Ann Curtis. Kasi iba talaga yung dating din ni Ann na hindi pa rin bumabalik. Ayan. Kaya sobrang ano na kayo ngayon, diba? O, natetense na naman, diba? O kung ano-ano mga segment ang nilalagay niyo. Okay, and sabi ko na nga ba, oh, 'di ba ang unang ang press the present no na AYUDA Angels natin. Oo, oh, 'di ba? Syempre nangunguna lagi 'yan sa atin dito sa Chika Mo Vlog Kabog. I'm referring to my BFF for life, ayan Miss Maris ni Shoka. Ayan, ay palakpakan natin si Miss Maris, ang ating AYUDA Angel na laging nariyan sa akin at sa buong pamilya ko, especially Baby Owen. Okay, and marami na mga nagme-message sa atin. Maraming salamat. Present na sila, okay? Mamaya babasahin natin yan. So, ang ating AYUDA Angels, kasi nag-check tayo ng mga attendance ng ating mga AYUDA Angels. Kasi present ang inyong Tita Tulfs Peter Ledesma. Dapat you're present then I'm here. Dapat you're there. Pero syempre, yung mga ibang absent, kung mga absent man yung mga ilan nating mga AYUDA Angels o majority ng ating AYUDA Angels, naku, we do understand naman. Siyempre may mga ginagawa, may mga inasikaso yan, no? Oo, siyempre kapag meron naman silang time, naku, talaga namang naglalaan talaga sila ng oras para sa atin. Di ba, Direk?
o ang ating global director, ayan. Siyempre, mababait sa atin mga angel ng buhay natin yung mga yun. Kaya dapat natin talaga, lagi natin silang pinapasalamatan. From the bottom of my heart, a million thanks sa inyong lahat, okay? And may mga batiin tayo mga birthday celebrants, okay? And papakita natin yung mga picture nila. Ang ganda pa na ng daughter ni, ano, no? Ni, sweetest, dearest, o dearest, sweetest, Ma'am Sunshine Love of California na si Susane. Mamaya makita niyo yung picture niya. And of course, si Regina Ann. Oh, the daughter naman of Friendship. Ayan, si Friendship Pay ng Toronto, Canada. Okay, po ating balita kay Mimi Vice. At mamaya may mga hula-hula-hu segment tayo. Pahulaan natin yung mga blind item natin kung yung mga na-ready nating blind item kung mahulaan nila mamaya. Papakita din natin mamaya ang picture ng ating kindness and certified friendship, ayan, from Bayonne, New Jersey, USA, Lloyd Conte, ma'am, si Friendship Lloyd Conte, ayan, sweetie pie. Mag-birthday po siya on the 14th, ayan, this month, July 14th, abangan yung, may konting patrivia ako sa kanya, okay, and, oh, she's present na pala, oh, diba, oy, tatlo na ang present sa ating AYUDA Angel, sa panguna siyempre ni Miss Maris Nishoka, ayan, Sweetie Pie Friendship, Ma'am Lloyd Conte, ayan, and of course, si my dear good friend from Colorado, USA, Miss Mel Aquino. O, tatlo na present, ha? Oo, Global Director, Inday AYUDA, ayan, Direct Julin, okay? Lakpakan natin yung tatlo na yung present sa ating AYUDA Angels, okay? Siyempre, mamaya madadagdagan pa yan. Makita pa natin yung mga iba natin, mga AYUDA Angels. Siyempre, gusto ko po nakakasama ko rin kayo tuwing meron tayong vlog. Kapag may time lang naman, may pagkakataon. Pagka hindi naman, pag busy naman, siyempre, maintindihan naman natin kung magti-team replay lang sila, okay? And ang mahalaga, nariyan talaga sila always para sa atin dito sa ating vlog. Ayan. Okay, and another chika naman, Sarah Hieronimo, pinalitan na ni Julia Montes. Oh, favorite ko tong ano to. Lagi ko tong tinitake tong Songgobian ba to? Songgobian, whatever. Nako, si Julia Montes na pala ang bagong endorser ng pang ano to eh, no? Para sa iron, parang ganyan. And sa blood, para maging maganda ang circulation ng blood mo. Parang tama yung red blood cells mo. At mas maano dun sa white, no? Blood cells mo, ganun, okay? So, pinalitan na po si Sarah Hieronimo. Dati si Sarah nagpo-promote ng Songgobian na to, Songgobian. Talagang panalo din naman, maganda din naman ang effective na endorser si Sarah Hieronimo. Kaya lang siguro gusto nila ng bago na naman. Sa pagbabalik ni Julia Montes, siya na po ang kinuha ng nasabing produkto, nasabing brand ng vitamin. Vitamin din to, di ba? Okay, and tapos syempre may proyekto siya, may teleserye siyang gagawin. Tapos may movie pa sila together ni Coco Martin mula sa direksyon ni Eric Mati na makasama nila si JM de Guzman. Ang inaabangan na lang talaga ngayon ay kung kailan magpapakasal si Julia at si Papa Cardo Dalisay, Coco Martin. At syempre malay natin, di ba? Aminin na nila na meron na talaga silang anak. Yun ang abangers natin, ha? Mga kalahi, mga kachikabog, mga beshi, mga Mars, mga mamshi. Okay? And syempre, kumakain na si Global Director. At late na kasi ako nag-lunch eh, kaya okay lang ako. Mamaya-maya na ako ng konti kakain. Because mahaba ang oras natin pagsasamahan. Dalawang oras po tayo. Nag-start tayo ng eksakto, 11:30. So matatapos po tayo ng 11:30 to rin. Nag-umpisa tayo ng 9:30. Parang kala ko, feeling ko Sabado. Parang no sleep edition. Nag-start po tayo ng 9:30 PM. Matatapos po tayo ng 11:30 PM onwards. So, hindi tayo abutin ng 12 midnight. Ayan, okay. So, dire-diretso tayo. Basahin natin ilang mga messages na pinadala sa atin. Ayan, sa live chat box natin. Nahin natin si Angelina Bautista. Good evening. Finally, naabutan ko ang live. Ayan. Thank you so much, Angelina Bautista, for the love and supporting my blog always. Melody Joo. Ayan. Good evening, Tita Tulfs from Cagayan, the Oro City. May pag-grand welcome tayo kay Melody. Jararan, welcome to Chika Mo Vlog Kabog Melody of Cagayan, the Oro City. Taga dyan si Mark Bautista. At iba pang mga artista, ayan. Thank you for
Thank you, no, sa panonood mo. Jan Sinon, Miss Peter, ano po masasabi nyo na nagiging uso na naman ang mga sexy movies? Nangunguna po dyan ang Viva Max. Ayan, puro sexy movies. Ayan, si Labi po, may pelikulang ipapalabas din sa Viva Max, di ba? So, bold din ito. Tapos yung nirisa ni Cindy Miranda. Ayan, Cindy Miranda ba? Tama, Cindy Miranda. And si ano, Alger at Brenica, ang tindi ng kanilang tsurbahan, Chenilin, sa pelikulang ito. Tapos marami pa silang mga ano, pinoproduce ngayon. Marami silang ginagawang sexy movies kasi kumikita ng malaki si Boss Vic de Rosario sa Viva Max na magbabayad kayo ng 499 pesos. Parang nakasubscribe na kayo ng 1 month. Lahat ng mga pelikulang tsuktsakan mapapanood ninyo. Kaya ito sa thumbnail natin, nag-react daw po si former MTRCB chairman Manoling Morato na naging ano din po, no, parte din po ng PCSO. Ayan, o hanggang ngayon ba sa PCSO pa rin ba si Manoling Morato na naging kaibigan namin at lagi ko na interview noon sa MTRCB office niya sa E. Rodriguez. So Desmayado raw, no? Parang lalaswaan daw sa movie ni Sharon, saka yung title daw hindi niya feel, Revirginized. So anong gusto ni Manoling Morato? Virginized, ganon. Revirginized, ayan, okay. So parang di raw swabe yung title. Ano ang gusto maging title ni Manoling Morato? Ibang abangers time mamaya, papag-uusapan natin yan, okay? At so yun, masasabi ko, dahil patok, ituloy ni Boss Vic yan. Alam niyo naman si Boss Vic, ayaw pakabog. Talagang kailangan, marami siyang kita. Marami siyang datong kasi hindi ko lang kung marami pa siyang chicks kasi, 'di ba? Chick boy 'yan si Boss Vic, 'di ba? Oo, talaga noon, talaga lagi siya nagchichismis na chick boy siya. Sabi naman ni Twice 27 Lori, hello Tita Tulfs, present sa night attendance. Talagang present para akong teacher, 'di ba? Para akong guro. Guro ng showbiz. Oo. Okay, showbiz guro. Okay, wow, pero hindi ko naman ano, wala pa karapatan tawagin showbiz guro kasi hindi naman po ako veteranong-veterano, okay? Slight lang, okay? And si Jinx Gonzalez, good evening, Tita Tulfs. Always watching you here in Antipolo City, lala. Ayan, palakpakan natin pag sa, siyempre, Pilipinas abroad, di ba? Mga babae natin sa Pilipinas, at unti-unti tayong nadidiscover dito sa Pilipinas. Dati, puro abroad lang halos yung nanonood sa atin. Maraming salamat, okay? Coming from my BFF for life, ayan, Miss Maris Nishoka, good evening, watching while I'm working, medyo late. Hindi ka pa late, oh, kasi 9:30 PM tayo nag-start, so 11:30 PM onwards tayo. Ingat ka dyan sa work mo, ayan, BFF for life, Miss Maris Nishoka. Ma'am Kindness and Sweetie Pie, Ma'am Loy Conte, ayan, na mag-birthday on the 14th, present po, and good morning here, good evening there, tama. My dear good friend Miss Mel Aquino of Colorado, USA. Good morning, Tita Tulfs. Maaga sa kanila ngayon. Okay, na oras ng maaga dyan. Teresa Manalad, good evening po. Watching here always in Rome, Italy. Teresa Manalad, Rome, Italy. What's still your place, huh? From Europe. Judora G. Aramas, good evening, my aunties and kuyas. Okay. And dami na pala nagme-message sa atin. Okay, Chudoro Jaramos, nakahabol po me dito sa PPA. Lubos ang saya at chika all the way. Salamat po sa pagmamahal at support. Dapat dito natin ilagay para doon yung mukha natin para yung tayo tumitingin. Okay? Koy, Miss, Koy Maskirido, Eskirido, taga Baguio City siya. Good PM, Tito Peter. Musta po, Tito? Ingat po always. God bless po, Makoy o Baguio City. Same to you, Makoy. Huwag kang pupunta dyan sa Burnham Park ha. Baka mahagib ka ng ng bading. Oo, kahit ayaw ni ano, Magalong ba 'yon? Magalong, 'di ba, yung kanilang mayor. Okay, and from Red Make Peace, watching from Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Good evening po and God bless. 'Di ba lagi kong wini-wish na magkaroon tayo ng viewers sa Malaysia, sa Thailand. Now, binigyan na naman ni Lord. Meron tayong viewer from Malaysia and may pag-grand welcome ako sa iyo. My viewer from Sabah, Malaysia. Red, ayan, make this. Jararan, welcome to Chika Mo Vlog Kabag! Landi ko sa, ano, Vlog Kabag! Diba? Okay, and so we have 42 live views. From Rowena Laplana, hello, good evening po Tita Tulfs, watching from Athens, Greece. Stay safe po and God bless. Same to you and thank you sa panonood mo. June 1, 5,
01, Tita Tos, miyembro ba ng Chupatid si Manoling? Ay, madulas nga ako, di ba, nung in-interview ko siya, di ba, natanong ko yung may boy, parang natanong ko yung ano, love life niya, parang gano'n. Parang nadulas ako, naloka ako, buti na nabawi ko. Oo, di ba? Eh, kung gano'n, ano man siya, member ba siya ng Chupatid o hindi, eh, nasa kanya na yun. O, wala naman siya sinasagasan. Wala naman siya tinatapakang tao. Kailan nagkomento siya ngayon, syempre may inita sa kanya mga Sharonians. Baka iba si, ano, Tito Manoling Morato, no? Iba siya ng mga Sharonians kasi masyadong matara yung kanyang komento about the, ano, about Sharon's comeback movie na Revirginized. Kaya amigang-amiga daw niya si late Mommy Elaine Cuneta. Natotoo naman. Mag-BFF talaga sila. Kaya nalulungkot daw siya bakit ginawa yung movie, parang ganito yung title ng movie, na nagbitaw ng, nag-dialogue dito si Sharon na malaki ang blank. Sabing ganyan, laki-laki naman ng nota, may mga ganon. Pero hindi ganon yung, ano, hindi nota ang sinabi. Ha? Panoorin nyo yung full trailer, masyashock kayo. Pero cute naman ang dating. Hindi naman bastos. Ha? Para sa akin na hindi bastos yung pagkakasabi ni Sharon nung... Ha? Oy, si another present. So, apat na ba? Ang present sa ating, lima na, no? Lima na ba ang present ng ating AYUDA Angels? Of course, si Pretty Friendship from Toronto, Canada, Paige Mendoza, I'm here na, okay? Thank you so much, I love you, ayan, si Friendship, Pretty Friendship, Paige Mendoza, okay? Faye ang tawag ko sa kanya, Pretty Faye. And June 1501, Tita Tos, ah, nabasa ko na. Miyembro ba ng Chupatid? Si Manoling Morato. Your guess is good as mine. Wow, parang pa blind item. Okay, and ito na. Pahulaan na natin yung blind item muna natin. Number one, mamaya na yung ating chismis ng bayan. Marami tayong chismis ng bayan. Mga nasagap natin mga chismis na talaga namang sobra-sobrang mga pasabog. Okay, unahin na muna natin muna pala yung mga... Ipapakita, ay mamaya na natin pala ipapakita ating mga birthday celebrant ha. Uy, may AYUDA na tayo coming from Pretty Pay Friendship. Paige Mendoza na nagkaloob sa atin ng 20 Canadian dollars. Ayan, I love you, sabi niya, goal. Ibig sabihin, mangarap tayo ng tuloy-tuloy. Our goal is magkaroon ng progress ang ating vlog. Mag-succeed tayo ng tuloy-tuloy because kapag tayo po ay naging successful dito, kung sinishiran tayo ng blessing ngayon, pagdating ng araw in the future, tayo naman ang magbibigay ng mga... Ako, ugali ko na yun noon pa, nung manid pa ako. Talagang hindi ako madamot sa kapwa ko. And then, kaya kasi siguro dahil blessed tayo ni Papa Jesus and Mama Mary because nakita naman niya noon time na may pera tayo, nung maganda yung buhay natin eh, talagang nag-share din tayo, nagbibigay din tayo sa kapwa natin ng certain amount ng aking earnings, okay? So, meron akong Papilita Corrales pa. Ayan, signature song ni Papilita Corrales na... A million thanks dedicated specially to Friendship. Ayan, Pretty Friendship from syempre Toronto, Canada. Ayan, a million thanks to you, my Pretty Friendship Pay Mendoza of Toronto, Canada. Ayan, a million thanks for your love, for your care, for your AYUDA. God bless you more and more. Okay? And unang blind item, and thank you, a million thanks sa paayuda mo talaga. Talagang touch naman ako na talagang always nandyan ka to give us an AYUDA and to support my vlog. Our first blind item na tingnan natin kung mahulaan nila. Pwede namang hulaan, pwede namang hindi. Sa ating hula-hula-hu segment. Okay? Una na, dalawang sikat na female celebrities. Parehong muntik nang mawalan ng bahay. Yung isa, pwede pa maging homeless. Ayan. Dalawang sikat na female celebrities. Parehong muntik nang mawalan ng housing project o bahay. O yung isa sa kanila ay pwede pang maging homeless. Ayan. Kasi no, kung talagang hindi sila nanalong pareho, hindi naman sabay na yung sinalihan nilang contest. Ahead itong si singer-actress A at masikat naman ito, no? Mas popular ito kaysa dito kay singer-actress B. Ayan. Si singer-actress A, ito talagang konfirmado itong kwento natin na ito na blind item at hindi po ito gawa-gawa, hindi po ito charot.
Hindi po ito fabricated. Talagang kinuwento po ito ng kaibigan naming lawyer. Siya po yung abogado, no? Nung nagmamayari ng mga maraming apartment, no? Sa lugar ng singer-actress na to sa may bandang Maynila. So, nako, talagang sinulatan na yung nanay ni singer-actress, the popular singer-actress na married na. Sinulatan na kapag hindi pa nakabayad, nako, tsumugi na kayo. Umalis na kayo sa apartment ko kasi ano, wala na kayong puwang, mga ganyan. Kasi nga naman, di ba, napaka-ordinaryo lang naman ang pamilya nila. Poor lang sila. Hindi nga matatawag na middle class eh. Kasi shampoo nga nila, pinaghahati-hati pa lang magkakapatid. Tapos walang aircon, talagang electric pan lang na talagang share pa silang tatlong magkapatid. O kama, yung kama nila, tatlo din silang magkakapatid na magkakasama sa higaan. O tapos nung sabi nung ang lakas ng loob ni Mother Dear na parang si Jaworski kung magbantay kay singer actress A sa kanyang daughter na married na kay Papa Hanky actor singer. Oo, talagang sabi nung mother, ha? Oo, ano naman, huwag kayong mag-alala kasi kasali ngayon ang anak ko sa contest. Kasali sa Star for a Night. pag nanalo kami, bayad lahat ang utang namin. At mag-a-advance pa ako, sabi ni Mami. Mami D. Hindi po si Mami Junisha, ha? Oo, tapos ano, nanalo? Nanalo si singer-actress. Nanalo ng 1 million. Kaya binayad agad ni Mother Dear. Tapos bumili agad ng aircon sila para malamigan naman yung nanalo nilang anak. Oo, nirequest kasi nung anak nila, Mommy, ano, please buy na ano aircon. Kasi yun naman ang pangarap ko lang naman. Ha. Ang pangarap naman na itong isang singer-actress B, nakuha ang dream. Dream, dream, dream. Habanas ba yun? Habanas? Habayanas. O Habayanas, buti lang si Derek, alam niyo naman ako, mga Spartan lang, mga ano, kumakuanik-anik lang, di ba? Habayanas, sosyal, mga libo-libo, ang presyo niyan, di ba? Naku, pang nagsisimba daw sila sa kiyapo ng kanyang mama, ayan, Mama B, na kinuha na ni Lord sa kiyapo charts, eh. Parang kaya pala, no, blessed tong babae na to, no, tong singer-actress B na to, kasi talagang yung panata niya din sa kiyapo, kahit nakilala na siya, nagpupunta pa rin siya. O, tapos ngayon, naku, si singer-actress B, alam nyo na, nung maoperan sa puso ang kanyang mama B, ay naku, sinangla niya po ang bahay nila at lupa. O, yung titulo, sinangla talaga niya. Wala naman daw tubo. Tapos, ang ano niya, pag-asa na lang niya, eh, manalo siya sa contest na hinos ni Sharon Cuneta. O, star power. Ayan. Alam naman niyo pa to alam. Sila nga yung mga na, sa isang pangarap, ako'y nananalangin, na sana ay nananan, lahat makakakita, sa isang pangarap, di ba? Alam niyo kung hindi pala siya nanalo, my gosh. Sabi ni singer-actress B, magiging homeless daw sila ni Mama B niya. Kasi talagang paalisin sila doon. Ma-embargo agad yung ano niya, yung kanilang bahay at lupa. Eh, kay Mama Bob daw niya. Eh, Mama Bob! Alam natin yung mga pamaulaan yan, ha? Grabe na yan, ha? Uy! Yung singer, si Jonix Cinema. Ayan, tingnan natin ang mga mangula sa atin. Walang mga natin. Alam mo, ang gagaling ng mga ayuda angels natin sa mga hula-hula-hu. Hula-hula-hu segment! Ang gagaling nila manghula, di ba? Okay, tingnan natin ang mga hula nila. Si Junix Cinema, yung singer by si Sarah Jeronimo. Correct na correct ka dyan. Elizabeth Tolentino. Angeline Quinto, yung isa, si Sarah Jeronimo. Good morning. Yes! Talagang patok na patok ang ating hula-hula-hula-hula-hula-segment na talagang lahat ng mga yung viewers natin, ayuda angels natin, even our subscribers, nako yung mga team replay, kung nanonood sila ng live, nakikihula sila. At nakatutuwa tong segment na to. Kasi talagang sila po ay talagang hindi po, karamihan ng mga sumasagot sa atin, perfect na perfect yung kanilang answer. Katulad ni Pretty Pay, Friendship Pretty Pay ng Toronto, Canada, Paige Mendoza. Angeline Quinto, Tumpak, siyan si singer-actress B, na isinangla nga yung kanilang lupa. At saka yung kanilang, yung bahay at lupa, ayan sa Sampaloc. O, kung hindi nanalo, ha, ng 1 million si Angeline, homeless siya.
Si Sara, pwede pang maganap sila ng bahay. Si Daddy Delphine, nagtatrabaho pa sa PLDT, di ba? Oo, PLDT po nagtatrabaho nun si Mang Delphine. Ayan. Kasi ang dami-dami din mga pinasok na negosyo ni Mami Divine na nasa squatters area pa sila. Pero hindi po pumapatok, lagi pong palpak. Oo. Hindi po siya sinaswerte pa noong mga panahon na yon. Oo, Ma'am Kindness and Sweetie Pie Friendship, Loy Conte, Sarah Jeronimo at Angeline Quinto. Wow! Perfect na perfect ang iyong answer, Ma'am Lo, Friendship Loy. My dear, good friend, Miss Melaquino. Tumpak na tumpak ka na si Angeline Quinto, yung singer-actress B, si Robia, Mizota, Sarah, and Angeline. Ayan, thank you for your answer. Okay, tama rin ang sagot mo, Jigs Gonzalez, si Angeline Quinto ba yan? Ha 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 ha, oo, totoo yan ha. Ha? Uy, shoutout yung kapitbahay natin. Shoutout to Madam Erlinda, ayan, na kapag nagpupunta ng abroad, yayamanin, daming trabaho. Siyempre si Pao, na ang sarap ng show Pao na binigay niya kagabi sa amin. And si, sino pa? Si Eliza. Si Tam-Tam. Si Tam-Tam, mga apo ni Madam Erlinda, and si Mat-Mat. Tam-Tam and Mat-Mat, mga friend ni Baby Yowen, ayan. Shout out again to Madam Erlinda, to Tam-Tam, to Mat-Mat, to Pau, and to... Sino isa? Eliza? Eliza. Okay, thank you for watching. Of course, dito sa kabila naman, oo, kalapit bahay din namin here, no, sa compound na to. Wow, compound. Yes, compound po to. May gate. Okay, si Madam Floor. And her pretty daughter, si Melody. At saka yung isa niya pang anak. Hindi ko pa nakuha pala yung pangalan ng kanyang isang anak. Okay? So, thank you so much. At pakita natin yung mga birthday celebrant natin. Unang-una na, syempre, no? Teka muna, nasaan pala yung ating... Nalagay ko ba dito? Teka, oo. Kasi para may kodigo ako dito, eh. Yung mga nagbe-birthday. Unahin na muna natin. Once again, happiest, belated, happiest pa rin ba? Dapat ano na lang. Super super belated happy belated ayan to happy belated birthday to Mr. Scott Mong. Ayan si Mr. Scott Mong, siya po yung hubby, ayan yung siya po yung partner in life ni Don Mong ng Southern California, USA. Pakita na natin si Mr. Scott muna. Oo, dun ka muna kay Mr. Scott. Ayan, pwede mo naman siyang iganon. And yan, nag-birthday po siya last July 9. Yan po yung kanilang, dapat pakita din natin mga picture kapag nag-send sila ng picture sa atin. Tapos ano mo na rin ang birthday song habang pinapakita natin. Ah, nandiyan pala. O, mamaya natin siya andugan ng birthday song. Ang linaw ng cellphone mo. O, tingnan mo naman si Mr. Scott. Poging-pogi, o. Don Mong, pogi din, di ba? Sila po ay mula sa Southern California and 16 years na po ang kanilang marriage. Wow! Perfect! Di ba? Subok na matibay, wala lang pwedeng magpahiwalay sa kanila. Oo, sino man ang haharang sa kanila para kumbaga hindi na sila matitibag, ayan. Okay, and another birthday celebrant. July 10 naman siya nag-birthday. Ito naman yung lovely and pretty daughter ni dearest and sweetest sunshine love ng California, USA, si Susane. Pakita mo ang picture. Pretty din si Susane. Yan. O, kita mo naman ang picture ni Susane. Artistahe ng dating. O, di ba? Model, and parang ramp model ang dating ni Susane. O, tari, ganda ng smile, o. Hindi makita yung, ano niya, no? Yung whole body niya. Eh, ano mo, ilayo mo kaya ng konti. Tingnan natin kung, di ba makita yung whole body? Kamay. O, yung kamay mo makikita. Ah, pero okay na yan kasi close up naman siya eh. Ang pretty, no? Diba? Ramp model lang dating. Yan, ganyan. Oh, thank you so much. Yan si Susane. Nag-birthday po last July 10. And of course, ha? Magbe-birthday naman this coming July 15. Walang iba kundi ang... ito ay talagang super, ano to, no? Very loving daughter. Very supportive daughter. And pretty. Pretty. Pang celebrity din ang dating. Walang iba kundi si Regina Ann. Ayan, daughter po ng aking pretty BFF na si Tay Mendoza ng Toronto, Canada. Pakita natin si Regina Ann na isa pong flight stewardess. Oo, ganda. Diba? Social na social ang face, diba? Oo, siya po ay flight steward po ng WestJet Airlines na bumabiyay po sa Canada and US. And lastly,
my loves, my sweetie pie, kindness, friendship. Okay, Loy Conte ng Bayonne, New Jersey, USA. Sa ano naman siya magbe-birthday? July 14. Oh, July 14, ayan. Sa Miyerkules po yan dito sa atin sa Pilipinas. Sa kanila po Thursday. Oh, kita mo naman. Oh, Queen of Poet, ayan. Oh, Queen of Poet, ayan. Siya po ay magaling gumawa ng poems. Talagang hahangaan mo siya dahil pati ang nag-iisang superstar, Miss Nora Honor, ay talagang natuwa, no? Nagustuhan po ng labis ang kanyang tulang handog para kay Nora Honor. Ayan. Ikaw ang superstar. Ikaw din, ha? Superstar kayo ng buhay ko. Kayong mga Ayuda Angels ko. Kayo ang superstar. Ang superstar ng buhay ko. Diba? Yes. Ano yun? Oo. Patutukan natin ng birthday song. Yung mga birthday celebrants. Sa mga gusto magpabati ng mga ano nila, no? Mga kaibigan nila or syempre family. Yung children nyo ba, nagbe-birthday, mom nyo ba, dad nyo ba, tito nyo, tita nyo, lola nyo, lolo nyo, lahat po yan, welcome po dito. Tapos pwede po kayo mag-send ng inyong picture through my messenger, Peter Ledesma, aking Facebook account, Peter Ledesma. Ayan, pakita mo nga muna may aking Facebook account para doon sa mga gusto magpabati din, di ba? Para mabati natin sila, para mas maganda na nababati natin sila with matching litrato nila na nakikita kung ano yung mga itsura ng mga binabati natin dito. Ayan. Okay, yan po aking Facebook account sa mga nais po magpa-add friend. Ayan. Peter Ledesma. Kasi ang daming Peter Ledesma. Pag tinype mo, merong engineer, merong professor, merong doctor, merong businessman. Hindi po ako yun. Yan pong Peter Ledesma. Ayan. Simpleng Peter Ledesma kasama aking apo na 1-year-old pa lang, si Baby Yowen. Okay, thank you so much. Oo. Uy, sabi niya, oh, yung pag ginagalaw natin yung mic. Nako, sa susunod papaayos na lang namin kay Mama Loy, no? O Princess Loy. Ano 'yun? Ah, dapat ganyan. Ganun pala nakapulupot daw pala kasi kindness and sweetie pie friendship Loy Conte. And of course, happy advance happy birthday to you, Ma'am Loy, o friendship Loy Conte, okay? Bakit medyo nag-ano ba? Oh, pakinggan. Ito pakikinggan mo. Okay, pakinggan mo nga muna yung ating audio. Hindi, nag-i-static lang naman kapag nagagalaw natin. O, naipit lang pala yun. Oo, kindness and sweetie pie, Loy. Importante, malakas yung audio natin. Yun naman ang importante. Okay, and tuloy-tuloy na tayo. At birthday song para sa lahat ng mga birthday celebrants. And of course, nag-birthday na at mag-birthday pa. Handog naming pa-birthday song sa inyo pong lahat. Okay, pa-play na natin. Global Director Julian. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, ano na? Birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, okay. Thank you so much. And sa lahat naman nagbe-birthday, happy birthday at sa magbe-birthday pa, okay? And, may mga ano tayo, ha? May, eto, na-miss kong lang labis, no? Talagang, sabi ko, parang ano yata, masyado yata busy ngayon, tong si Ma'am Tess David, the generous Ma'am Tess David of Canada, no? Toronto, Canada. Ma'am Tess David, and good morning Tita Tulfs watching from Toronto, Canada. Ayan, happy viewing and na-miss kita ng sobra. And of course, si mommy niya, beloved mom niya here in the Philippines, syempre si Mommy Carmen. Okay, gusto kong batiin si Mommy Carmen na sobrang love na love ni Ma'am Tess David. Ano din, mapagmahal din and generous sa atin, no? Okay, thank you so much for watching, Ma'am Tess David. And marami pa mga nagme-message sa atin. Tingnan natin yung mga ilan pa. Sabi ni, okay, nabasa na natin ito. Nabasa na natin ito. Miss Maris Nishoka, my BFF for life. Wow, dandy pa si Mr. Scott. Ayan. Oo, diba, bongga, diba? Daddy, ano lang, ang dating niya, Papa Ball. Miss Maris Nishoka, my BFF for life. Wow, pretty. Oo, mga pretty sila, diba? Siyempre, pretty ka din, ha? Sex. Naka-video call kaya kita. Oo. Talagang pretty and sexy. O, pretty and sexy si
ano, ah, BFF for life, Miss Maris ni Shoka. Okay, and sabi naman ni okay, another BFF for life, Miss Maris ni Shoka. Wow, Regina, mga pretty sila artistine. Correct. Wow, madam na madam, Lloyd Aconte. O, kita nyo naman, nakita, pinakita natin picture ni Ma'am Lloyd, di ba? Si Friendship Lloyd Conte, di ba? Ng Bayonne, New Jersey, USA. Si Shalera, di ba? Naku, wala sa edad niya yung mukha niya, di ba? Magugulat kayo, di ba? Okay, and coming from Friendship Lloyd, nakakasira ng grounded mic nyo, lalo pat ginagalaw, baka lost connection. Ayun, naayos na namin. Friendship Lloyd again, text Marisa, love you too. Okay, si Isel Paulete, good evening. And si Pretty Pay Page Mendoza, thanks Marisa. Ayan. Lahat, alam mo yung mga viewers natin, Ayuda Angels natin, sila ay talagang nagiging magkakaibigan na rin dito sa atin sa Chika Mo Vlog Kabog. Okay, dire-diretso pa rin tayo and dumako na tayo sa ating pangilang lives. Chismis ng bayan muna tayo. Chismis ng bayan! Pakita na natin ang ating chismis ng bayan. Mga nasagap po natin mga chismis. Ayan. Sa buong linggo na mga pangyayari no sa apat na sulok ng mundo ng showbiz. So narito na ang ating unang chismis ng bayan, Willie Revillame. Pakita ba't parang bilis? Willie Revillame, ayan, kumpirmado na ang pagtakbong senador. O, hindi ko pa nga siya nakita dito, delay na siya. Oh. Ayan, kumpirmado po ang pagtakbong senador ni Willie Revillame. Ito po ay sinabi niya na po sa kanyang Tutok to Win, ang kanyang programa na kung saan ay kaya kumbinsido na po siya na tumakbo nga bilang senador sa darating na 2022 election. Ayan. And for sure, iboboto siya ng mga ano, ng mga natulungan niya. Alam nga namang hindi siya iboto, di ba? Talagang ang daming mga natulungan ni Kuyang Willie. At saka, sikat na sikat po siya sa buong Pilipinas, kaya hindi naman imposible na siya ay talagang maluklok sa pagiging senador. Pero syempre, magastos din yan. Ang dami ding gastos na talagang talagang dapat paglaanan ni Willie Revillame. Kasi hindi naman pwede yan mga chika-chika lang kapag tumakbo ka, di ba? Pero kung may sponsor ka naman, panalo ka. Wagi ka, di ba? Winner ka. Okay? Pero sabi niya, kung mawawala man daw siya sa Tutok to Win, sana naman daw ay huwag tanggalin ng GMA ang programa niya. Kung may hahalili sa kanya, okay lang sa kanya. Basta't huwag lang tanggalin at para magpatuloy po yung pagtulong. Pero parang malabo. O, parang malabo. Kapag wala na si Willie Revillame, palagay ko, i-ax na yon, tatanggalin na sa ere. Kasi iba-iba yung Willie Revillame na nag-host ng Tutok to Win kesa sa iba na ilalagay nila. Okay, another chismis ng bayan, Chabit Singson, galit pa rin kay pambansang kamao na si, of course, si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao. Kasi nilaglag daw siya bilang kaibigan. Hanggang ngayon pala, no, tagal na ng away nila. 2 years na ba? Oo, tagal na. Talagang tumatawag-tawag pa rin daw si Manny Pacquiao, pero minsan yun na sinasagot. Ito daw ang huling tawag, sinagot na daw niya. Eh, na-good luck lang daw siya. Pero may lamat na eh, no? Kapag may lamat na kasi yung friendship, parang mahirap na siyang ibalik. Pero sabi niya, marami naman daw siya nakaaway sa politika na nagiging kaibigan niya like Erap Estrada. So, pwede pa rin naman daw mabalik yung friendship pero not now, no? Hindi daw ngayon. At hindi daw siya manunood ng fight ni Manny Pacquiao, ayan. Nakalaban nga si yung American boxer, Black American boxer na si Errol Spence, ayan. Na gaganapin yung kanilang fight sa August 21 sa Mobile Arena sa Las Vegas. Okay, so bakit nilaglag? Bakit kaibigan niya nilaglag niya? So, yun nga yung parang pagtaas ng buwis ng ano, Tobago, ayan, na yun po ang kinabubuhay sa Ilocos. O yung mga manufacturer daw doon ay talagang masasagasaan, maapektuhan, marami magsasara. So, nataas na daw kasi yung buwis, pero gusto pa ding pataasan ni Manny Pacquiao na parang pinalabas niya masamang tao si dating governor ng Ilocos na si si Chabit Singson. So, hindi natin masisisi si Chabit Singson kung matindi po ang kanyang galit, no? Na tinuturo niya ng mortal enemy si Manny Pacquiao. At, hindi siya kumbinsido. Knockout daw si, ano, si boxing champ. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na 3. May 4 pa yan, may 5. Diba? Hindi raw siya kumbinsido at hindi raw siya agree sa pagtakbo nito bilang pangulo. Pero makulit na daw si Manny Pacquiao noon pa. Lagi daw sinasabi sa kanya, tatakbo siya.
Oo, nakausap na rin niya si President Duterte. Pero di ba may ano, may iringan sila ngayon, di ba? Parang galit si President Duterte sa kanya. And dahil yung ano niya, yung kiniklaim niya, no, sinisigaw niya na corruption, kailangan mapatunayan daw yun, hindi yung sabi-sabi lang. Kaila, siguro may ganun naman talaga, pero dapat patunayan niya, imbestigahan, ganun. So, manunood ba siya ng fight ni Manny Pacquiao at ni Errol? Hindi raw. Oo, hindi siya manunood. So, kung ang tanong pa sa kanya nung vlogger, siyempre bigyan natin ng credit sa vlogger, si Great Sar Media. Oo, Great Sar Media, yun po yung vlogger na nag-interview po sa kanya. At tinanong siya kung panunuorin ba niya yung fight ni Manny Pacquiao at ni Errol. Hindi raw niya panunuorin. Pero siyempre, winiwis naman daw niyang manalo pa rin naman daw si Pacquiao. Ayan. Si Rudy Baldwin, ang kanyang hula, bugbog sarado si Pacquiao. Aba, kapag nabugbog sarado dyan si Pacquiao, kabibiliban kita. Kasi yung nangyari na naman sa C-130 na aircraft ng Air Force, nahulaan mo na naman. Baya, lahat na nangyari, nahulaan mo nga kami. Hulaan mo nga kami, ano, Rudy Baldwin. Kakaloka ka, ha? Okay? And mamaya tutuloy natin ating chismis ng bayan. Meron pa ba? Nag bumati sa atin. Si Miss Marie is my BFF for life. You're welcome, your family here. Tama. Yoni Dulay, hello po. Hello also to you. We have 68 live views. And mahaba pa po yung ating chikahan. Kasi abutin pa po tayo ng 11:30 p.m. onwards. 10:15 pa lang. So aga pa. Okay, 70 live views na tayo. Maraming salamat po. Okay, another chismis ng bayan. Alice Dixon na dukutan sa Makati. Hindi porke artista ka. Artista. hindi porke artista ka. Hindi ka madudukutan. Ay nako. Talaga madudukutan ka kung gusto ka matsugian ng ano, ng gamit. Tulad ni Alice Dixon na nagliwaliw, no? After ng lock-in taping ng Legal Wives, eh nagliwaliw ito sa Makati. Ayan, at ikot-ikot siya sa Greenbelt 5, tapos may bumangga daw sa kanya. Lima daw actually yung nakasalubong niya. Tapos yung dalawang girls daw, binangga daw siya. O, pagbangga sa kanya, tsugi yung kanyang mamahaling cellphone. Mabuti na lang daw, may CCTV. So, yun, iniimbestigahan na at kakasuhan na yung mga, kung mahuhuli, kakasuhan. Paano kung hindi, eh, bibilis na mga yan tumakas, di ba? Mga sanay na yung mga yan. Okay? At, usong-uso yan sa Divisoria, ganyan. Yung misis ni Yormi Escomoreno, nadukutan din. Pero ang isa lang daw po talaga, no, katangi-tanging celebrity, no, na hindi po nadukutan ng kahit na sino sa mga taga-Divisoria, na sobrang taas daw ng respeto nila, ay walang iba kundi si late Kuya Germs. Kasi napakabait daw pong tao ni Kuya Germs. Siguro si Tito Dolphy ganun din. Diba? Bilang si Kuya Germs. Si Tito Dolphy, napakabait din sa masa. Mabait sa mga tao, matulungin, no? Si Fernando po Jr., pero siya nila dudukutan yan. And si Kuya Jers, mabalik-balik na sa Divisoria kasi nung buhay pa siya, nung yung walang tulugan na master showman niya, lahat po ng mga props na ginagamit po sa kanyang show, siya po ang bumibili ng personal, no? Pera niya yon, no? Sariling bulsa niya, ang binibili niya sa Divisoria. Ang ganda pala bumili sa Divisoria, yung mga pang props sa vlog. O nga, minsan pala dumaan tayo dyan sa Divisoria. At hindi nila ako madudukutan dahil ang bag ko, naku, maraming zipper. Ayan. At wala akong dalang wallet. Okay? At saka ano ako talaga, aware ako sa mga ganyan. Pag yung mga dikit-dikit, naku, no. Bis-bis ko kayang mag-iwas-iwas sa mga ganyan. Aware kasi ako yung mga dikit-dikit, yan na yan. Sabihin talaga, ano, nadudukutan ka na. Sa kaya po, charts nga, pag nagsisimba kami, o sa panata ko, sinasabi lagi ng mga sakristan doon, yung mga tao sa simbahan, o maging aware daw kami, ingatan ng mga wallet, kasi ang dami, nakaano daw, very active daw si Manda. O si Mando pala, Manda. Si Mando, ayan. Nako, narayan sa paligid si Mando, mag-ingat kayo. Ibig sabihin ng Mando, mandurukot. Sabi ko, sinong Mando ang sinasabi niya? Papa Mando, Papa Bol ba yan, si Papa Mando? Yung pala ano, si Mando mandurukot. Kaloka, 'di ba? So yan po, nabiktima ng magnanakaw itong si Alice Dixon, okay? And Legal Wives ng GMA, finally may papalabas na po soon. Ayan. Kasi 'di ba nagka-problema yung Legal Wives, na kasama diyan po si Alice Dixon, si Andrea Torres, sino pa ba kasama diyan?
Basta marami po sila dyan kasi hindi mo kami na-invite sa press ko na hindi ko na alam kung sinong nasa cast po ng legal wife. Si Dennis Trillo, alam ko, parte siya ng cast. So matutuloy na daw po ito at naayos na yung problema sa mga sa Muslim community, okay? Sarah Hieronimo, nagpakita na sa ASA, finally. Pero hindi po live. Hindi po siya nagpakita ng live, kundi tape lang po yun. Tape greetings, ganyan. Tape greetings na kung saan po ay sinasabi niya sa kanyang pagbati na ang kapamilya ay magkaisa, magkapamilya forever. Ayan. So ibig sabihin nito, hindi pa po siya mawawala sa ABS-CBN. Unang-una na, bakit naman siya mawawala sa ABS-CBN? Eh may kontrata pa siya. Oo, may piniramahan siyang kontrata. Pwede kung i-buy out ni Boss Vic de Rosario yung kontrata niya. Pero hindi. Hindi pa matatapos yung kontrata ni Sarah Hieronimo. Not this year. So baka hindi natin alam kung next year ba tapos na yung kontrata niya. So naka-hold po siya sa ABS-CBN. So kahit anumang gawin niya, kahit na ito si Boss Vic de Rosario nakipag-negotiate na sa mga project ni Sarah, katulad yung Tala Film Concert papalabas sa GMA Pinoy TV, hindi pa po talaga siya makakalipat ng kahit anong TV station kasi meron po siyang kontrata. At ano po yun, talaga siyempre legal yung kontrata, naka-stipulate dun kung anong year matatapos. So tutuparin pa rin ni Sarah at talagang hindi siya bumalik sa ASAP natin to. Ayan. So yun ang ano, no, yun ang talagang talo ka kapag pumirma ka na hindi ka tulad ni Bea Alonso, wala na, tapos na yung kontrata, expired na. So nagginawa yung teleserye pero expired na yung kontrata niya. Okay, Alger Abrenica, pinagmo-Muslim ni Robin Padilla. Oh. E type naman kaya ni Alger maging Muslim, 'di ba? Eh, wala tayong sinasabing ano ba ang Muslim? Mababait naman yung mga Muslim na kapag sa Quiapo, namimili ako dyan, may mga Muslim, ang babait naman nila. Oo. So, tingnan natin kung kapag siguro nagkabalikan, baka mag-Muslim na si Alger Abrenica, but not now siguro kasi masyadong ano pa, stress. Di ba? Stressful. Yung nangyari sa kanila ni Kylie Padilla na si Kylie pinagbibintangan naman na hindi lang naman daw si Alger ang babae, na lalaki din daw si Kylie Padilla. Ano ba yan? Kakaloka kayo, ha? Wala namang katotohanan yan. Si Kylie Padilla, siyempre kapag ginawa niya, yung tatay niya, mga kalaban niya, napakatinong babae ni Kylie Padilla. At wala kami nabalitaan na naging, kung sino-sino mga naging boyfriend niya sa showbiz. O, kasi yung kapare niya sa teleserye, na noon, yung teleserye niya sa GMA, bago lumipat si Job Eigenman, naku, sabi, sila, naging sila daw, may ghost. Basta galit na galit daw si Alger na parang iniputan siya, mga ganun. Pwede ba yun? Parang hindi ganun yung capacity ni Kylie para magloko, di ba? Siyempre, mga ganyan na mga ano, yung mga lalaki, mamimintang, di ba? Kung may ginagawa. Kapag may ginagawa, namimintang, nagiging tapang-tapangan sa partner nila. Kasi ganyan, ang, alam mo, yun ang mga ano, yun ang mga sinyalis na kapag tinatabangan parang ganyan, ako, natapang-tapangan, tapos hindi naman yung tinatabangan siguro na word, no, parang mali tayo yung term na yun, kundi parang ano eh, nagluloko lang, no, yung guy, nako, tapang-tapangan, tapos nako, daming excuses, mga ganyan, tapos ano, tatarayan ka, lalaiting ka, mga ganyan, o awaying ka, na wala ka namang, di mo na alam kung ba't nang-aaway sa'yo, yung kasi nagluloko na po yung ano nyo, partner in life ninyo, di ba? Okay, so we have 76 live views. Okay, meron pa tayong huling chismis ng bayan. Pero syempre, hindi pa to huli ang ating mga chika. Ang dami pa po tayong pahulaan sa ating hula-hula-hu segment. Ayan, na blind item. Ann Curtis, naku, nangabog sa Instagram, sa Twitter. Diba? Mga daming sikat na mga celebrity, diba? Pero si Ann Curtis po ay merong 17 million followers sa kanyang Instagram account. Imagine niyo na siya napapanood sa It's Showtime, ha? Ang kabog niya si Mimi Vice. Ibig sabihin, hindi si Vice ganda lang ang nagdadala sa It's Showtime, pati si ano din, si Ann, di ba? Kaya ano sila, timbog sila nung mawala si Ann Curtis, okay? Si Ann po ay siya ang Philippines top Instagram personality with 17 million followers. Most followed local personality naman on Twitter with 14 million followers. Imagine, 17 million sa Twitter, ay 17 million sa Instagram rather, tapos 14 million sa Twitter.
Pero wala siyang YouTube channel, no? Parang walang YouTube channel si Ann Curtis, no? Siguro hindi niya na kinakaya yung ganyan magbablog-blog pa, no? Pero syempre, pa nag-vlog siya, mag-gas, kikita siya lalo siya ng malaki. Parang katulad din siya ni Sarah Hieronimo na hindi do pangera yung parang lahat sasakupin, lahat talaga pupuntahan, lahat talaga nandiyan siya, 'di ba, sa social media. Pero si Ann, si Sarah, para silang hindi nagba-vlog, no? Siguro sa kanila, parang sapat na naman yung perang kinikita natin, masyado naman tayong greedy kung magba-vlog pa tayo. Ibigin na natin sa iba. Diba, bongga, kahanga-hanga sila. Okay, si Marites Oka, sabi niya, good PM, amiga, regards to you and your family, take care. Take care to Marites Oka ng Japan, ayun, taga-Japan si ano. Okay, and basa na tayo ng mga ilang ayuda angels natin, na pasalamatan natin dito sa Chika Mo Vlog Kabog, and mamaya ng ating ilang pang pahula ang blind item. Okay, nakatutuwa na. Marami nag-aabang sa ating hula-hula-hu segment. Okay? Una-una na, napasalamatan natin sa ating Ayuda Angels members, Eupemia 525 or Mimi. Ayan. And of course, Miss Mimi and her beloved twin sister, Annie ng California. My dear kind-hearted, ayan. All the time, Tita Tulfs. My dearest BFF Maria Victoria Latimer of Ireland. And gusto ko rin batiin ang kanyang hubby, Iris hubby na si Sir Alec. Susan Martinez of New Mexico, USA. How are you na, ma'am? And Mood Rentals of US. Ito, si Sweetie Pie and Kindness Friendship, Loy Conte ng Bayou, New Jersey, USA. Nanonood sa atin ngayon ng live. Miss B. Suarez. Ayan. O, isa pang love ko rin si Miss B. Suarez na masarap ding magmahal. No? Since day one, since DWIC days namin, hindi kami pinapabayaan. And of course, gusto ko rin batiin ang kanyang Italian actor ang dating, ang peg ng kanyang hobby na si Sir Francisco. How are you, Sir Francisco ng Toronto, Canada? Checking Justino O. Cherry Magbar ng Sherbrooke, Quebec, Canada. Princess Churica, Olivia Mendoza ng Japan. Agnes Sato Pinaniban, si Miss Branded Girl ng Tokyo, Japan. The singer, Melinda Domingo ng Yonkers, New York. Sharon Valencia. From the Philippines, ayan, Cherry Abadilla ng South California, US State. Rhonda Mariano ng Toronto, Canada. And of course, I'd like to greet the beloved sister of kind-hearted Maria Victoria Latimer. Ayan, si Maria Teresa Viti ng Ireland din. No? Sa ibang part po ng Ireland, sa Europe. And of course, ang kanyang pretty cousin na si Miss Alena Cabangon ng Hawaii. Si Banji McGuinness, no, the businesswoman din na nakakapanood sa atin ng Pilipinas. And Susan Pascual na sister niya from Malta Country, ayan, based, matagal na pong based sa Europe. Peter Pan ng Germany, ayan, and ito naman, TFC viewer, si Mark Cora Alfonso Panifer, and children, Joshua, Alex, Lucas, Nathan, and James, please be good and behave to your nanay, ayan. Ma'am Beautiful from Chicago and Osa Inocentes ng Lagro Novaliches, how are you? Miss Joyce Crew na nag-ayuda sa atin na last Saturday ba? Tama? O last Saturday kasi Monday ngayon, di ba? Last Saturday, Miss Joyce Crew. Si ano na, si Capibaraco nag-ayuda din sa atin last Saturday. Tapos si Ma'am Pretty Pay, no? Paige Mendoza nag-ayuda din sa atin last Saturday. Sino pa ba nag-ayuda sa atin? Meron pa yung last Saturday, ma'am, check natin. Miss Joyce Crew and Sir Larry. Ayan, Crew ng Midwest Driving School from Kansas, USA. Summer vacation daw pala ng mga students ngayon sa Kansas, USA. Kaya ano daw talaga, hindi man yung kanilang driving school. Congratulations! Nandiyan ang pera. Arisa Gutierrez from Yokohama, Japan. Madam Emelita Go ng Carson, California. Na namimiss na rin natin. Hindi na siya natin nakakapanood sa atin lagi. Grandmami of US. Grandmami 226 of US. How are you, Grandmami? Ayan, I hope you're doing good, doing fine. And thank you so much sa mga paayuda mo dito sa Chika Mo Vlog Kabog. My dear good friend, Miss Mel Aquino of Colorado, USA. A real good Samaritan. Gusto ko rin batiin ang kanyang sweet and kindness hubby. Best drummer na si Sir Alan Aquino. Ayan, pakipakita natin yung YouTube channel ni Sir Alan. Kasi binati na natin si Sir Alan Aquino na may magandang posisyon o mataas na posisyon sa isang malaking medical company sa US. Ayan, pakita natin si Sir Alan sa gusto pong alam nyo, parang hindi kayo mahirapan sa mga magsasubscribe po para doon kay Alan Aquino YouTube channel niya po. 3AG band ang ilagay nyo. 3AG band.
Okay, pag nilagay nyo yung 3AJ ban, yun po yung kanyang banda. Makita nyo po agad yung Alan Aquino. Okay na ba? Direct Jolene, ayan. And ito, bigay na muna natin yung mga bumubuo ng 3AJ band, ayan. Ang bumubuo pa ng 3AJ band, pakita mo lang, dire-diretso lang natin, si Sir Alan Aquino bilang drummer, ayan, si Ann Kruns, lead guitar, si Johans Bautista, bass guitarist, and of course, the lead singer is Miss Janice Suderbloom, ayan. Sila po yung bumubuo ng 3AJ band ng Colorado, USA. Ayan po si Sir Alan, nasa gitna siya. Oh, 'di ba? Bongga, nagda-drum siya diyan. Tapos ang wish namin ng wish namin ni Miss ano, BFF for Life Miss Maris ni Shoka, kumanta na rin si ano, si ano, my dear good good friend Miss Malakino. Okay? And gusto kong batiin ang mga children nila, si Pretty Ann, si Andre and Adrian, the two sons and cute mga cute. Okay, Polo Polly Potpot from Tokyo, Japan, Amira Ayoli, Ayoli o Ayol Heladi ng Dubai United Arab Emirates na merong business na Mardi Food Station, Playboard the Lechon Manok, Liempo and Isda. Okay, Nancy Apostol from Chicago, Prosy Carbel ng Singapore, Maria Corrig Black, the wife of my dear and love Direk Reyno Oposa, Ma'am Pretty Pay, ayan, o si Friendship Pay Mendoza ng Toronto, Canada. And once again, advance happy birthday to Regina Ann, ayan, isang flight stewardess po. Ma'am Tess David from Canada again. Hello, nanonood siya ng live sa atin. And I'd like to greet her beloved ma'am, si Mommy Carmen dito sa Pilipinas. Okay, and let's ang ating pagbabasa ng mga Ayuda Angels. So, si Judith Lorico ng Japan. O, hindi po siya mapera, hindi po siya milyonarya, pero talagang nagtatrabaho siya para makapag-ayuda po sa amin dito sa Pilipinas at sa kanyang minamahal na family. Diba? Nakaka-admire naman yung ganyan. Nakaka-admire. Ayan. Okay. Si, of course, BFF for Life. Ayan. She's always there. She's always there for me and for my children and my Apo Yowin ng Nihon CNPX, Miss Maris Nishoka. Nihon CNPX, ang mga tinitinda po ng mga product niya ay mula sa Japan. And right at your fingertips, yan po yung kanilang tagline na kung saan kapag may in-order po kayong mga product nila dyan sa Nihon CNPX, makararating agad sa inyo. Okay, hindi na po kayo mag-wait ng matagal, ng 48 hours. Okay, Alan Danao of Ireland, ayan, hello there. Jasmine David, of course, si Darius and Sweetie Pie, Ma'am Sunshine Love ng California, USA, hello. Miss Cassie Lou of Tokyo, Japan. Ayan. At dami, no? Teka, wait pa. Meron pa. Si Iman, my dear. Madam Gandam. Friendship. Sa kanya, friendship na lang daw tawag sa kanya. Friendship ganda. Si Carmen Caranza ng Japan. Osaka ba yun? Osaka nga ba? Taka, oh, baka Osaka nga. Okay. Binabati ko din siya pa yung kanyang sweetheart na si Dada. Na si Sir Akira. Ohayo gozaimasu, Sir Akira. And si ano pala mami, batiin natin yung hobby ni my BFF for Life, si Miss Maris ni Shoka, babalikan natin. Ayan, gusto ko rin batiin si Hetomi, the pretty daughter, and yung kanyang twins, ayan, two sons niya po sa Tokyo, Japan na kumukuha ng kursong IT at yung isa naman electrical engineering. Si Lynn Abila Maliari ng Cambridge, United Kingdom na nagkaloob sa atin ng pounds ng mga nakaraan yun, ayan. Okay, si Dondon Mong, my love Dondon Mong also, and Mr. Scott of Southern California, and hello to Mommy Claire na nariyan din sa Southern California, and siguro ano sila, nag-date sila ni Mr. Scott Mong, ayan, nag-travel sila kung saan, kasi nga naman diba, nag-birthday si last July 9, si Mr. Scott Mong na sweet din and kindness and supportive. Ayan. Queenie the King of Edogawa ko, Tokyo, Japan. Hi there. Cafe Barako ng North California. Salamat ng marami. Mega generous Miss Brenda Villanueva of Norway. Nakachat ko kanina. Hi and to your loved ones. Stay safe always. Edith Hernandez Alvarez ng Fairfield, California. Miss Elizabeth Tolentino of Montreal, Quebec, Canada. Hi there, ma'am. Si Elizabeth Tolentino ay parang nakita ko siya kanina. Siya ba yun? Miss University Infinity from the Philippines. Siya po isang frontliner. Nako, kahanga-hanga ka sa pagiging frontliner. And meron pang nagpadala sa atin sa PayPal na hindi na po natin siya nakikita sa ating chat box. Si Joseph Vergara, how are you? Sana makapag-message ka sa amin. And last but not the least, Wingay Crazy True Stories. Ayan. Okay, balikan natin yung kay
May BF for life, Miss Maris Lisho ka na. Oo, yung kanyang hobby. Oo, hobby. Japanese hobby na si John G. Ayan, hi sir. Ohayo gozaimasu. And sa kanyang sons, ayan, sa kanyang children na si Aryoji at saka si Yuki. Ayan. Aryoji or and Yuki. Okay. Uy, nagbigay sa atin si BF for life. Ayan. Nang paayuda sa atin na 1,220. Sabi niya, penalty ko last night. Oo, thank you as a love mo, no? Pero hindi naman... Ano to, love mo to sa amin. Kasi always mo naman kami minamag. At natutuwa kami sa mga pa-outfit mo lagi sa amin. Okay, and so dahan-dahan pala natin itong hawakan because sabi nga, nag-i-static daw, sabi ni, of course, ng ating very love and very caring and loving, ayan, si Sweetify Kindness Friendship Loy Conte. Siyempre, may pilit ako rallies act tayo for BFF for Life, ayan, Miss Maris ni Shoka. A million thanks to you for your another love offering o ayuda, Miss Maris Nishoka of Bihon CNPS. I love you. Ayan. Okay. Ayan. Thank you for your love, for your care, for your ayuda. Yes. Miss Maris Nishoka, my BFF for life. Ayan. Tapos yung ating mga ayuda angels. So, dire-diretso na tayo sa ating hula-hula-hu segment. Alam mo yung ating hula-hula-hu segment, talagang madaling mahulaan din because given na given po yan, yun natin pinahirapan ng ating mga viewers. Okay? May mga nag-message pa ba sa atin? Tignan natin. Babes Got Pandan, hello po Tita Tos. Good evening. Good evening to you. Ayan. Si Dearest and Sweetie Pie Sunshine Love, good evening Tita Tos and Direct Julian. Stay healthy and blooming. Oh, dami nagagandaan sa ano mo, daughter mo na si Susane. Pinakita namin si Susane kanina, no? Ano, ramp model ang dating niya. Pwedeng artista. Parang si ano, Regina Ania, oh, 'di ba? Ni Pretty Friendship ng Toronto, Canada, Paige Mendoza. Okay, thank you so much, Sunshine. Ayan. Of course, sa paayuda sa atin ni BFF for Life, Miss Maris Nishoka na 1,220 yen. I love you and stay safe always and your loved ones. And good luck sa Nihon CNPS mo. And yun, okay? So, diretso pa rin tayo sa ating ilang mga blind item natin na hula-hula-hu segment. Hula-hula-hu segment, ayan. O, dapat pagbisaya o masyadong bibilisan. Segment, ayan. Great, ayan. The great, mga ganyan. Kasi pag inanaw mo, pag binisan mo, the great, mag-great na yon. Mag-greeting na tayo. Okay? And another blind item. Ayan. We have 75 live views. Salamat. Rapakan natin ating 75 live views. Maraming salamat. Okay. Hindi naman yata natin katapat ngayon si Kuya Boy. No? Hindi naman siya nag-notify, no? Kasi po, pa nagla-live po si Kuya Boy Abunda, umuurong po kami ng oras. Ganyan po ka, highly respected ko po siya. Ayoko pong sumabay na parang, di ba? Love na love niya ako, tapos sasabay ako sa kanya. O, parang hindi naman maganda. Hindi tayo malaking vlogger. Siyempre, mega sikat na si Kuya Boy Abunda. Pero hindi po yun yung basehan, kundi yung respeto po natin sa kanya. Okay, kasi minsan nagla-live siya, di ba? No? Nagla-live siya, di ba, si Kuya Boy, yung live streaming niya po sa The Best Talk, no? Okay, pero pag Sabado lang yata ng gabi yun, no? Pero minsan may mga araw siya na, minsan Monday, Wednesday, ganyan, na nagla-live po siya. Okay, and ito naman, try natin kung mahulaan din nila. And of course, ano naman to, kasiyahan lang naman to, no? Oo, para ano naman, para yung mga nabobore dyan, di ba? Ma-entertain naman sana sa ating hula-hula-hu segment. Ayan, may mga paganyan pa tayo. Ayan, ano ba ang ating next blind item? Ito naman, naku, fully made up at nakagown bago tsorbahin. Grabe naman ito, nakakaloka, di ba? Sino daw tong diva, na veteranang diva, na noong mga panahon na talagang sila ay nagsasama pa ng jowa niya? Kasi may bago na siyang jowa. Nako, may kwento na talagang ano. Oo, na una nakaalam nito si Madam Teacher Pete. Oo, nagkwento si Madam Teacher Pete na hindi ba daw na to eh talagang kapag ano daw mga tsorbahan daw kailangan, kasi hindi naman gaano kagandahan si Diva, kailangan naka fully made up siya, sabi naka makeup siya. Kung galing na siya sa show, kailangan hindi na siya magtatanggal ng makeup, ng gown para maano yung kanyang maganahan yung kanyang papa.
Ayan. Kakaloka, di ba? Oo, grabe naman, di ba? May mga ganyan palang ano, lalaki. Grabe, pag inasawa mo, asawa mo na yun. Ano man yung itsura ng asawa mo, inasawa mo yun, di ba? Pinakasalan mo, minahal mo, di ba? Bakit kailangan mag, ano, kailangan talaga mag, naka-make up talaga siya bago mag, mag ano, magsiping, mga ganyan. Parang ayoko ng ganyang papa, ha? My gosh. Ano ka, hello, mga ganyan. My gosh, kailangan ka make up ako, ganun. Kakaloka ka. Di ba? Nakakabaliw, di ba, Direk Janine? Di ba? Nagkababaliw, nagkaaliw, nagkaloloka. Grabe naman this, ano, di ba? Sabi, magbigay ka naman ng clue. Where is the clue? Ay, naku, winner na winner itong ating diva na to. Pagdating sa Biritan, hindi mo matatawaran. Siya po ang original na Biritera. Pag sa Birit-Birit na ganyan, tingnan natin kung nahula. May mula ba? Uy! Uy, uy, ang dami ng mga mula. Si BFF for Life, Miss Maris Nishoka, Shasha Padilla, si Jonic Simanis, si Ate Reds po siya. Siya ang pinaka-veterana sa lahat ng veteranang Biritera. Yan ang ating clue. Ayan. Siyempre, pag sinabi mong sinaunang Biritera, pinaka-pioneer siya. Siya yung pinaka-pioneer sa lahat, di ba? Oo. Kakaloka, di ba? Tingnan natin. Regine po ba? Red Make Feast, ayan. Regine po ba? Wrong? You're wrong? Lahat wrong? Okay, makiula lang kayo. Malay nyo, matumbok nyo rin, di ba? Although lang matayang. Yung pa-premium natin kapag yung mga, sa mga blind item, naka-record po yan. Especially kung kayo po ay nasa Pilipinas. O, yung mga AYUDA angels naman natin, katuwaan lang naman to sa kanila eh. Gusto lang mag-participate kasi nga nakatutuwa naman na parang exciting na humula ka ng isang blind item na nahulaan mo. Kahit naman ako noon, nung wala pa ako sa showbiz, nakikinig pala ako ng mga showbiz na mga balita sa amin sa Jensen. Nakikihula din ako sa mga blind item nila. Kasi nga exciting, di ba? Parang kapag ikaw, parang ano yan eh, parang Pinoy henyo, mga ganyan. Mga hula-hula, ganyan. Gusto mo mahulaan, mahula. Yung Pinoyhenyo, nakikita mo na yung ano, di ba? O yung mga, yung huhula ka, yung nandun ka sa Pinoyhenyo. Okay, so, our time now is 78. Basta ang clue po natin dyan, sa ating blind item na kailangan nakapuli made up, naka-gown, nakaayos, nakapostura, bago sipingan ni Papa, ay isa po siyang original na Biritera. Siya po yung sinauna, siya po yung pioneer. Pinakauna siya. Pag sinabi mong Biritera ng mga panahon, ng mga dekada, 70, late 70s, 80s, siya po yung, nako, hindi mo siya makakabog. Ayan, nako, tingnan natin. Senyorita Rita Banana, tingnan natin mamaya, i-reveal natin mamaya, okay. I-reveal natin. I-reveal natin talaga, okay. And, yun, mga, may mga iba naman, perfect naman yung hula nila eh. Mga nakakailang hula din sila noon. Tama yung mga hula nila. Okay, another live streaming chika. Dami nating live streaming chika. Kasi nga, di ba, abutin tayo ng 11:30 PM onwards. Okay? Oo, si Jane Salve. Ayan, yan din sagot niya. Jonic Simanis. Rita, pilita ba siya? Si Rita, pilita ba siya? Rita, pilita? Sino Rita, pilita? Hindi ko gets. Sino si Rita Pilita? Oo. Pero may nakasabay din siyang Biritera, no? Actually, baka malito kayo, no? May nakasabay din siyang Biritera. Siya po ay pioneer, pero mga nung panahon na yon, meron din pong bumibirit ng katulad niya. Oo. So, mangula na lang kayo kung siya ba yun o yung kasabayan niyang Biritera din. Okay? So, another chika, Angelica Panganiban at BF na si Greg Homan, nakaisang taon na pala. Oh, di ba? Wala tayong kamalay-malay. Akala natin si Angelica Panganiban, mga mamshi, mga beshi, mga kachikabog, mga kalahi, mga bekines. Akala natin, hindi si seryosohin, di ba? Naka one year na siya. Sabay, ganun din naman kay Derek Ramsey. Nakataon, ilang taon din ba? 3 years? Tagal din, ha? Sana di ba? Sa pagkakataong ito, sana maging ano na talaga to. Mag-last na, kumbaga talagang magtuloy-tuloy na yung kanilang relationship, no? Tapos isang yacht, ano daw pala to, designer. Nakakalito, no, na magmamayari ng malaking barko, tas yacht designer. Nagde-design siya ng mga yati, oo. Ano yung trabaho niya, designer ba siya o owner ba siya ng malaking barko sa Subic? Kasi yun ang unang press release, di ba? So, sinelebrate nila ang kanilang first year anniversary. Nag-ano sila, nag...
dinner sila o with matching wine o ano klase mang wine yan. Alam niyo naman si Angelica, panganiban, sanay na sanay sa alak. Alam niya ang lahat ng klase ng alak kasi tumadora din siya. Oo, nagbabaon din siya ng alak sa set. Ayan. Okay, and si Bea Binene, kilala niyo ba si Bea Binene? Isang kapuso actress, singer-actress actually. Naku, may jowa na raw na bago. Kasi di ba naging jowa nito si Jake Vargas, yung alaga ni Kuya Germs. Ayan, walay na sa pipeto, pipito manaloto, pepeto. O, sabi ko na, di ba? Pag mabilis, pipito manaloto. Ayan, walay na, mawawali na. Hello, kanina na lang ang racket. Ayan, so, yun, naging boyfriend niya po yun. Tapos after ni Jake Vargas, na-link din siya sa iba. And then ngayon daw, nakilala nito ang bagong jowa niya sa internet o sa social media. Ayan, at sabi nga nung kaibigan naming lawyer, baka mag-asawa na raw si Bea Binene na hindi na nabibigyan ng proyekto ng kapuso! Nabanggit na naman natin ng, hindi naman pwedeng kasuso or kachurba. Kapuso! Ano mang kulay! Pink na pink talaga yung ating talagang kapansin-pansin. Kapuso, ano mang kulay, sa GMA kumikinang, sa GMA lumilinaw, kumikinang, lumilinaw, kapuso, kapuso talaga, ano mang kulay ng buhay. Tapos syempre favorite ko yung nagsarang ABS-CBN, kahit walang franchise, ABS-CBN, the number one TV station in the Philippines, ABS-CBN. Agree? Oh, agree or disagree? Dapat agree, ayan. Okay, may mga humula pa. Jane Salvi, Dulce, may BMF for Life, Miss Maris Nishoka, Eva Eugenio. Diba? Pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo. Matatanggap mo ba ako? Matatanggap mo bang lahat ang mga ano ba yun, pagkukulang ko? Tama ba yun? Yun ang pag-ibig na walang dangal, saka yung utokso ni Eva Eugenio. Tapos si Babes Got Pandan, sagot niya si Dulce. Ayan, mamaya tingnan natin kung tama ba yung mga hula ninyo. Okay, and mamaya natin na, ano kasi diba, bigyan pa natin ng chance yung mga iba na humula sa ating hula-hula who segment. Eto naman, Gary Estrada. Nako, kontento na sa ano, buhay probinsya. Oo, kaya lang, bakit hindi ka nagpapa-ano? Oo, dati napaka-papabol at hindi ka pa naman matanda, no? Oo, bata-bata pa to si Gary Estrada. Nasa 40s pa lang siya. Pero yung ano niya, dami ng gatla. Siguro dahil sa nagpa-farming, ganyan. Pagod lagi, nainita ng araw. Dami ng kulubot. Lalo na pag tumawa, isa siya sa pinaka maganda at maamong mukha sa showbiz. Daming mga nagpantasyang bading at matrona sa kanya. Actually, nagkaroon nga din siya ng karelasyong bading noon. Hindi ko na lang i-reveal kung sino. At syempre, naging jowa-jowa din sila ni Malubari, mga ganyan. Pero ngayon, kontento na po siya sa buhay probensyano sa saan bang lugar nila. Okay. San Antonio, Quezon. Sa Quezon Province po. Nakasama ang kalang tatlong anak ni Bernadette Allison. Ayan. Si Bernadette Allison na talagang super pretty pa rin hanggang ngayon. Pati gayaan siya ni si Gary, no? Parang, Diyos ko, ang mga guhit, so, patong-patong. I think mga 47 ba siya? 48? Di ba? Parang di naman dapat ganun. Oo, so, kontento na raw siya. Parang hindi siya mabubuhay kung wala siya sa farm. Napakalawak po ng kanyang farm. Ayan, sa Quezon Province. Yan po si Gary Estrada. At syempre, mga Bekinis, kilala niyo si Gary Estrada. Number one yan sa ano, pagdating sa yung gifted child. Nako, gifted child talaga siya. Gifted child! Gifted papa na lang, okay? And, so our time now is 10:48. Meron na lang tayong
12 minutes pagka 11, so 12 minutes plus 30 minutes, meron tayong 42 minutes plus 10 minutes, meron pa tayong 52 minutes. Halos 1 hour pa po tayong magkakasama dito sa ating walang patid na mga chikahan blues. Ayan, yung mga chika-chika artista natin, live streaming chika, mga pa-blind item natin, hula-hula, whole segment, okay? And, so, si Kylie Padilla naman, ayan, nako ito, oh, Kylie Padilla, nako meron na, siguro sa stress, ito na may mental health problem na raw. Oo, syempre, pag ganyan, di ba, pag yung sobra kang stress, tapos sobrang mahal mo yung lalaki, yung mister mo, tapos nagkaganyan kayo, naging ganyan yung kapalaran mo sa kanya, na talagang dami mo mga nababalitaan. Buti na lang yung mga bading-bading din nababalitaan ni Kylie, no? Nababalitaan na niya yung mga girls, just wanna have fun, girls, ganyan, okay? Yun lang na ano niya, nadidinig niya, oo. Bading, parang wala siyang nadidinig yata. Maano yung kanyang pakiramdam, mahina, oo. So, sabi ni Kylie Padilla sa post niya sa kanyang Instagram account, mental health affects how you mother, okay? Mental health affects how you mother. So, syempre, maapektuhan talaga yung pagiging ina mo, no? Kasi, di ba, parang, kumbaga, sobra namang, para sa kanya kasi, talagang, sino ba ang ano niya? Sino ba ang lalaking minahal niya? Syempre, si Aljor Abrenica. Dami na nilang mga ano noon. Diba? Ang dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang relasyon, nagkahiwalay-hiwalay sila, tapos nagkabalikan, tapos no, mga panahon, mga ano, nung bago sila ikasal, nagkahiwalay muna sila, tapos destiny pala lang isa't isa kasi kinasal sila, ang feeling natin, okay sila kasi maganda yung samahan nila, pero meron palang nangyayari na yun pala yung mga talagang, kumbaga, trauma kay Kylie Padilla. Okay? And, so, yun po ang ating balita kay Kylie Padilla. Oh, dahil tuloy-tuloy pa nating pahulaan. Okay. Dami pa nating papahulaan sa kanila. Okay, ayan. Oh, another papahulaan natin sa kanila. Ito naman, all-female sexy group. Naku, kung kaltasan 70% na komisyon. Ay, umangal talaga itong mga all-female sexy group na to, no? Na talagang, ano ba to, Mars? Paano tayo mabubuhay nito kung kakaltasan lang tayo ng 70% sa bawat show natin? Imaginin mo, punta tayo ng Amerika at budget natin ganito, tapos matitira sa atin. Parang tayo nagtrabaho, tayo ang nagpagod, tapos 70% yung producer natin na gusto talaga 70%. Ganyan. Pakanta-kanta tayo ng mga pag kinanta ko, alam nyo na. Yung mga kanta nila. Siyempre, mega sikat yung mga kanta nila, no? Oo, pag sinabi mo tong all-female sexy group, nako, na talagang tumatak talaga nung early 2000, siyempre sa publiko, sa mga awitin nilang mga may pagkanoti, nako, ang kinakaltas po sa kanila. Kunwari, ang binayad po sa kanila, 300,000. Ilan po silang miyembro? Mga 11 sila? Sabihin na natin, 10 sila. Tapos 70% yung kinaltas ng producer nila, yung film and TV producer. O, film, TV, record producer. Kasi nagpo-produce nila ng mga kanta, ng mga album. Ayan. So, pag 300,000, iless mo yung 70%, magkano matitira nun? O, times 300, magkano? Kwentahin mo nga direct, Julin. 70% ng 300,000, 210,000, kaya itong nakwentahin. 210,000 ang mapupunta sa producer. Mapupunta doon sa mga yung mga nagsasayaw na to ng mga ano, mga nag-artista din. Nako. 90,000 na lang kung 10 sila, kulang pa 10,000. 'Di ba grabe, overacting, 'di ba? Kaya umaangal yung mga artista nila, 'di ba? Grabe, tingnan natin kung mahulaan nila. Ay, Biba Hot Bangs ba? Kay bango-bango. Kay bango-bango ng bulaklak. Ang sarap-sarap ng bulaklak. Buti yaya, yeah. Ayan, di ba? Ano pa ba yung kanta nila? Dami na kanta, di ba? Di naman sex, ba? Ang ano, kay bango-bango, Biba Hot Babes. Mga kanta, tingnan mo dyan mga kanta, Biba Hot Babes songs. Baka may makanta tayong mga kanta nila.
Okay, si my BFF for life, Miss Maris ni Shoka, sex bomb, sex bomb, sex bomb, di ba? Okay, ano mo sa spaghetting pababa, spaghetting pataas, pataas ng pataas, spaghetting pababa, di ba? Ay, nabali. Di ba? Diligan mo, di ba? Ha, kik, sayaw, kikay, sayaw, kikay. Yun nga, kinanta ko yung bulaklak. Sayaw, kikay, ha? Ay, basketball, di ko na alam yun. Basketball. Basketball. Ang sarap-sarap mag-basketball. Ayan, yun pala, isa pala sa mga kanta nila. Eh, dami lang patok, ha? Okay, ayan. Sa mga humula, dalawa ang humula sa ating another blind item. Okay? And, so our time now is, ang bilis talaga ng oras, direct. 6 minutes na lang, mag-11 na. Plus 30 minutes, 34 minutes. Tapos, 10 minutes, 44 minutes. Ayan, mag-plug na muna tayo. Nandiyan na yung mga plugging natin, di ba? Yung mga nasa cellphone. Okay, unahin na muna natin ang The Boy Abunda Talk Channel. Ayan, ni Kuya Boy Abunda. The Boy Abunda Talk Channel. Maganda po ang content ng channel na to ni Kuya Boy na meron na pong 300,000 subscribers. Ibig sabihin yan, road to 400,000 subscribers na siya. 400,000 po. 300,000 na 300K, tama. 400,000, road to 400,000 subscribers na si Kuya Boy Abunda. Napakaganda po ng kanyang channel, no? Ang gaganda ng mga content tulad ng Spoken Mula sa Puso, Realidad ng Boy, mga tinatakil dyan. And mapuso, ibig sabihin. And of course, yung kanyang interviewer, the blackout interview, ano pa ba? Special interview, tapos the best talk. Meron po siyang live streaming, the best talk, na mapapanood po sa tatlong digital platforms tulad ng Cinema One, Kumo, at sa kanyang The Boy Abunda Talk Channel. Panoorin din po ang Boy Originals. Ito po yung mga BL series na mga maganda ang kwento at di kalidad at hindi po bastos. Ayan, Boy Originals sa The Boy Abunda Talk Channel. If you have time, may pagkakataon po kayo, please subscribe to Boy Abunda Talk Channel and sa PPA Entertainment Network. Tuloy-tuloy lang po ang pagsasubscribe. Ganda rin po sa PSTV Network at Ampolokyo Pauletti Channel ni Madam Teacher Pete and Papa Umang Abi Kanya Pauletti. The Pete and Abi Show, Eksena at Intriga. Okay? And si si Babes Gatpandan, Biba Hot Babes daw, walang S. Biba Hot Babe lang nilagay. Biba Hot Babes. Okay? And ito naman ating sari-sariwa. Ayan, ang sari-sariwa kapag wala po kayong oras na mamalingke. If you are working moms, working dads, pre, busy ka ba sa... Papakita natin yung sari-sariwa. Pre, busy ka ba sa online sabong? Mga chika babes mo. Isa sa mga chika babe mo, pa-orderin mo dito sa online palengking. Ang palengking inilapit na sa ating mga tahanan, ha? At syempre, Bekines, busy ka ba sa pagpapaligo, paghihilod, ayan. Pagpapaypay, pagpamamasahe, ayan, massage. Nako, no? Saka ka na umasa ng churba kapag na nakakain na si Papa. May pre-delivery sila, di ba? Oo, mula ano to, direct? July to September 2021. July? To September. July to September 2021. Siyempre this year yan. Minimum order of 1,000 pesos. So, ang minimum order po ay 1,000 pesos. Mga fresh everyday po ang meat products, fish products, vegetables, fruits, etc. etc. Ayan. Kaya mag-order na via online. Okay, saan sila pwede mag-order? Here. Please order. Ayan. Please visit and send message to Sari Sariwa official website at www.sarisariwa.com.ph www.sarisariwa.com.ph or call their hotline at 0961-876-3121 0961-876-3121. And please like their other website, ang e-commerce website. E-commerce website. Mamaya na yun kay Ms. Maribel Honor. Ayan. Dire-diretso na tayo and sa mga humula, ang daming humula ng mga blind item natin, bongge issues, ayan, okay, ayan, thank you so much, and eto naman another live streaming chika natin, okay, here we go, si Bibi, here we go, sabi ni Bibi, di ba, ni Bibi Yowen, talaga kapag nanood ang bata sa ano, sa YouTube, naging matalino yung mga anak nyo.
Imagine mo, 3 years old pa lang si Baby Owen. Hindi na nagsasalita ng Tagalog, puro English na lang. Ano muna tayo pala, chat, chika muna tayo. Okay, subscribers updates natin. As of today, July 12, we have 4,100 subscribers! Ayan, road to 5K na po tayo. Maraming maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. And ito po yung mga chumika po sa atin sa ating chat chika. Ayan, ito yung ating episode na Babae ni Aljor, Young Star ba o Sexy Star? July 9 episode. From Don Don Mong, God bless, salamat sa pagbati. Ayan, Don Don Mong, God bless, salamat po sa pagbati, Tita Tulfs. Just sharing, Tita, sa first date namin, si ano, Mr. Scott Mong, di ba, yung kanyang hobby. He opened his car door for me. Ayan, bongga. Binuksan yung bintana ng kotse, di ba? O yung yung pinto ng kotse. Tapos, and ang laki ng flower bouquet niya for me. Hoy, binigyan pa ng bouquet of flowers, ha? Bongga talaga. Tapos, napaka-sweet pala ni ano, gentleman ni Papa Dondon mo. Very loving and caring. God bless and salamat sa greetings, Tita. Thank you. And again, belated happy birthday to your hubby, Mr. Scott Mong. Ayan. Cafe Baraco of North California. Angel Loxin, about mounting to GMA. Very true. Okay. From Angelina Bautista, Angel Loxin, the best Darna sa kanyang inner generation. Ayan. Thank you. Si Ma'am Joyce Krull and Sir Larry Krull, hi. Midwest Driving School, sabi niya, present today. Pasensya na. Pasensya na din po at busy lately at summer here. And that's peak season of students to drive. Ayan. Again, hi to Sir Larry, your partner in life. Cheat Conception Zamora, good evening. Ayan, nakapag-subscribe na po. Ayan, isa pala siya sa bagong subscriber natin, si Cheat Conception Zamora. Meron tayong pag-grand welcome sa kanya. Jararararan, welcome, Cheat Zamora. Cheat Conception Zamora, dito sa Chika Mo, Vlog Kabog. And I hope lagi kang manood sa ating vlog, okay? Nico Manalad, sabi niya, Dan, thumbs up and share idol kapatid. Oh, parang kilala ko si Nico Manalad, ganun. Hi Nico, may pag-grand welcome din ako sa iyo dito sa Chika Mo, Vlog Kabog. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsasubscribe lagi-lagi dito sa atin. Okay, and so ito ng ating pang ilang pang live streaming chika. Frankie Pangilinan, ayan si Frankie Pangilinan. Ako, grabe naman ko kayo kung manglait naman kayo sa mukha ni Frankie Pangilinan para naman pagkaganda-ganda ninyo. Yung mga ibig sa mga yung mga netizens na to, mga basher, troll, mga 'di ba parang feeling nila pagkaganda nila kung manglait sila ng tao, 'di ba? Pag pinagmasdan mo din si Frankie Pangilinan, may ganda naman, hindi naman siya pangit, no? Kung grabe naman kung lait-laitin, parang sobra kung kino-compare pa sa mga kung ano-ano, 'di ba? Eh sabi ni Frankie, oo, sabi niya ito, ha. Nakakapagod na po minsan, ayan, nakakasira po ng araw o buong linggo. Siyempre nga naman kapag ikaw lagi nilalait ang itsura mo, 'di ba? Naman problema sa itsura ko, 'di ba? 'Di ba? Para bang lahat kayo magaganda na perfect ang face niyo para lait-laitin ako, 'di ba? Naging very vocal lang siya sa mga sinasabi niya. Sa kanya 'yun, 'di ba? 'Yun ang kanyang sa loobin sinasabi niya, 'di ba? Kanya-kanya naman tayo ng opinion, 'di ba? So siguro parang yung mga iba parang doon nila tinitira si ano eh, si Frankie, no? Eh alam mo mananahimik siya kung yun talaga yung kanyang nakaugalian niya na talagang magre-react talaga siya sa gusto niya ipag-react, 'di ba? So tantanan niyo na daw si Frankie Pangilinan kasi na-stress na siya, no? 'Di ba? Hindi lang isang araw kundi buong linggo siyang na-stress sa kumbaga, 'di ba? Lagi na lang yung nilalait, okay? And be good naman, no, to Frankie. So ayan po, ilan pa sa ating mga alam pa sa ating live streaming chika. Jessie Minjola, idol si Marian Rivera. Okay. Teodoro G. Ramos, I love you, Ate Marisa, Tita Loida, Ate Agnes, Ate Aisel, Kuya Dondon, and Kuya Scott, Ate Elizabeth, Kuya Pete, Kuya Abby, and Kuya Nong, and Ate Peter, it all. Ayan. Okay. Thank you so much sa Teodoro G. Ramos na meron po siyang vlog. Panoorin niyo po siya sa kanyang nakapag-live. Ano siya, ah? May isang episode na napanood ko yung kanyang ano, live streaming, ayan, sa YouTube, no? Okay, and congratulations to you, Jet.
Ayun, idol nga po ni Jessie Minjola, marami nag-idolize kay Marian Rivera. Angel Luxin, oo, si Bea Alonso. Siguro dahil sa ano na sa diskarte sa buhay, 'di ba? Tapos nagsimula doon sa baba, wala ka pang pangalan, tapos lumaki yung pangalan, sumikat ng gusto, tapos maganda yung married life, 'di ba? Happy kay Ding Dong, may anak silang magaganda, 'di ba? May gwapo at maganda si Sia at saka si Sigi. So parang yun ang ina-idolize nila kay Maria, madiskarte sa negosyo, maalaga kay Ding Dong, maalaga sa mga anak. So pagka naging mother daw si Jessie Minjola, gusto niyang tularan si Marian Rivera. Na yung parang hindi na gaano magiging active sa showbiz. Yun. So hindi ka naman masyadong active talaga. Jessie, parang wala ka naman gaano proyekto. Pwede naman. Oo, pero si Marian, alam ko babalik pa rin. Kasi nakakontrata pa rin siya sa GMA. Kailangan niya pa rin gumawa ng proyekto. Siyempre busy lang siya ngayon dun sa kanyang Flora Vida. Na hindi na lang dun sa yung Flora Vida home. Meron na rin siyang Flora Vida, ano ba yun? May bago siya eh. May bago siyang kitchen ba? Or basta something. Basta meron pa siyang nagdi-deliver ay si ano. Kung si Robin Padilla, siya nagdi-deliver ng steak na niluluto ni Mariel. Si Ding Dong naman taga-deliver ng mga ino-order sa Flora Vida. Ayan. Flower shop actually ito na lumaki na ng lumaki. Oo, napalaki niya na nadagdagan niya ng kung ano mga ibinibenta niya riyan. Okay? Yan po si Marian Rivera na ina-idolize ni Jessie Minjola, ni Angel Luxin, ni Bea Alonso at kung sino-sino pa. Oh, diba? Bonggacious, diba? Wow. Maingay ang aso. Nadidinig na si aso. Pabloski o Slaksit, nag-iwalay dati sila Enzo at Luis de los Reyes dahil kay Aljor kasi nagkatikiman daw sila ni Luis. Habang ginagawa nila ang kambal, Serena kay hiniwalayin din ni Kylie si Aljor. Di ba ang dami nga? Sa party ni Aljor, napakaraming mga issue sa kanya. Saka di ba, sabi ko nga, Pabloski o Slaksit, ayan na yayamanin na isang chief consultant sa Middle East, ayan, hindi niya natunugan yung bading-bading. Kasi na-chismis din si Aljor sa gay benefactor, kaya ang laki-laki ng bahay, di ba? O, ganun si, siyempre naman, napaka-hunky naman. Lakas ng sex appeal. Kapag nakita nyo in person si Aljor, ma-inlove kayo. Oo, ka-inlove-inlove ang mukha niya. Kaya daming ang bading at saka matron ang nagkakagulo sa kanya, ayan. Si Kylie, hindi ako naniniwala na nanlalaki ito si Kylie Padilla. May gas. Saka si Geoff Eigenman, may jowa yun. Mga panang ginagawa nila ang yung teleserye nila sa GMA. So, paano papatulan siya ni Kylie Padilla? At saka paano papatulan si Kylie? Married na nga siya kay diba? Jowa-jowa niya na si Aljor Abrenica. So, walang katotohanan yung binibintang kay Kylie Padilla. Matinong babae si Kylie, okay? And sabi pa rin ni Pabloski Oslaksin, tapos pinurumahan din ni Job si Kylie habang ginagawa nila ang pantasering Adarna kaya nakipaghiwalay si Carla Abiliana kay Job. Hindi totoo yun kasi si Job Eigenman, meron talagang, yun nga, yun di ba sabi mo, may ano nga sila ni Carla, may ano naman sila ni ano, hindi naman totoo yung naano siya ni ano. Inaano niya si Kylie Padilla, nagkukwentuhan lang sila, nagkakaroon lang sila ng banding-banding, ganun, sa buong cast. Iba yun, iba ang rason. Hindi mo alam ang rason. May rason pa yung paghiwalay ni Carla kay Geoff Eigenman. Saka, madaming chicks si Geoff Eigenman. Oo. Hindi si Kylie, pero marami pa siyang, di ba, siyempre, saan ba magmamana yan, di ba? Sa tatay, di ba? Sino ba tatay? Si Michael De Mesa, nanay, Gina Alahar. Matino, di ba? Pagkatapos ng Michael De Mesa, may nabalitaan ba tayong nagjowa-jowa ba si Gina Alar na director na ngayon? Sino ba naging niya? Kahit na nag-bold si Gina Alar, nag-bold siya kasi wala nang panggatas yung mga anak niya. Ginawa niya yung proyekto na Salome na para kay Alma Moreno kasi tinanggihan nga ni Alma because nakompormiso siya sa ibang movie outfit. So napunta kay Gina Alar. So tinanggap niya ang paghubad, pagbo-bold because walang pambili ng gatas para sa mga anak niya, 'di ba? Yung isang anak niya parang nabalita na bading, nasa Amerika na, 'di ba? O yung isang anak ni Gina Alar, si Job, lalaki talaga 'yan. Okay, so 'yan ang sa atin ni Pabloski Oslaksid. Report niya sa atin. Nag-report talaga siya sa atin, okay? And
Another chika. Ang dami pa nating ichichika sa inyo. Ayan. Alan Dison, tinanggihan si Coco Martin. Tinanggihan si Coco Martin. Si Cardo Dalisay, tatanggihan. Parang pagka laki-laki naman ang pangalan ni Alan Dison kung tanggihan niya yung Epiges ang Provenciano. Oh, eh, sabi niya, totoo daw talaga yun. At talagang, kasi daw, meron na siyang proyekto na tanggap niya na, oo, na kabilang nga siya sa agimat ng agila ni Senator Bong Revilla na magkakaroon daw ng book to, ng season 2 pa, parang ganyan. And, so, yun, nakakapag-guest naman siya sa mga iba pang show ng GMA. So, kontento na raw muna siya daw sa GMA. Sa GMA na lang daw muna siya. Oo, diba? Eh, kasi nakakapag, ano naman siya, tawid naman siya sa ABS-CBN. Hindi ko na alam sa TV5 kung gumagawa siya. Pero sa ABS-CBN, nakakagawa din si Alan Dison. So, ano bang rule? Ano bang dapat na rule? Baka naman pang ano ka lang, pang 1 week or pang 1 month lang yung ano mo, character mo sa ano, sa Epiges ang Provenciano. Si Alan Dison na dating jowa ni Jojo Beloso. Dating ano, mama niya si Jojo Beloso. O, oh, diba? Baka deny naman niya yan. Oh. May deny. Alam naman na. Alam na this. Okay? So, we have 84 live views. Maraming salamat po talaga sa inyong walang saong pagtutok. Siyempre, present po mga Ayuda Angels natin. Kasi nakita na natin si, nagbigay na ayuda sa atin, si Beautiful Friendship o BFF ng Toronto, Canada, si Paige Mendoza. And of course, si BFF for Life, Miss Maris Nishoka, mga present sila. And si Kindness and Sweetie Pie, Friendship, Lloyd Conte, ayan, ng Bayonne, New Jersey, USA, na mag-birthday this coming July 14th, ayan. And of course, sino pa may present? Si Dears and Sweetie Pie, Sunshine Love, oh, present siya sa atin. Tapos, may nakita pa ako kanina ng present, oh, kasi baka maya, mamiss natin yung mga ibang nanood ng live sa atin, okay? Si, of course, my dear good friend, Miss Melaquino of Colorado, USA, present siya. Si Ma'am Tess David ng Toronto, Canada. Ayan, present siya. Nakita ko siya kanina. Ayan. And may isa pa tayong Ayuda Angel. Si Elizabeth Tolentino. Ayan. Elizabeth Tolentino. Ikaw pinakapag-ayuda sa amin kasi nakalista ka sa Ayuda Angels. Ayan. So, meron tayong 6 o 7 na present sa ating Ayuda Angels, no? Yun, maraming salamat na talagang every vlog natin, narayan yung mga Ayuda Angels natin. Okay, another pahulaan sa ating blind item, hula-hula, who's segment? Ayan, eto na po. Hulaan nyo, kumahulaan nyo. Okay, yung una kanina, tumpak na tumpak yung mga humula kay Sarah Hieronimo, tapos si Angeline Quinto na munting na maging homeless, kung hindi nanalo sa Star Power, ayan. Uy, si Kape Barako is in the house. Present si Kape Barako. Ayuda Angels din natin. Palakpakan natin siya direct din. Si Kape Barako ng North California. Good AM. Addicted na ako sa inyo. Hindi kompletong araw kumuntik nang hindi umabot. Ilang minuto na lang kaya ang live mo. Matagal pa. Aabutin pa tayo ng... So, meron pa tayong 19 minutes kapag 11:30. Meron pa tayong 19 minutes. Ay, 29 minutes to go. Halos 30 minutes pa, Kape Barako, na magkakasama tayo dito sa mga chikahan natin. At dahil dito sa ayudang $4.99 na always, well, sunod-sunod yung pag-ayuda sa atin ni Kape Barako ng North California. Ayan, and thank you so much sa Macho Guapito. Sinong nagsasabing ako, diba yung babaero, hindi naman babaero si ano, Macho Guapito lang. Macho Guapito, si ano yun? Macho Guapito, si ano? Si Rico Puro pala yun. Napakaero. Bababaero pala kay Randy Santiago. Okay, Tita Corrales Act. Ayan, para kay Kape Barako ng North California. Okay, meron tayong pakanta-kanta sa kanya. Meron tayong song. Persona niya. Di ba nagano? Dapat nakaano ka? Dapat pala may isang cellphone ka pa, no? So, may isang cellphone ka pa para makamang kung mag... Sabi kasi ni Ma'am Loy, di ba? Ni Friendship Loy. Nag-ano daw, naging static daw, pero sana hindi, okay. A million thanks to you, Kape Barako, ayan, of North California. Thank you so much. A million thanks for you, for your care, for your ayuda, and doon sa message mo pa lang, nakatakot na lang puso na
talagang addicted ka na dito sa Chika Mo Vlog, Gabog. And thank you so much. Ayan, a million thanks sa ano mo, sa pagmamahal mo sa show, sa iyong suporta, sa iyong panonood dito sa Chika Mo Vlog, Gabog. And syempre sa paayuda mo sa akin. Salamat na marami. Okay, ayan, good day. Matitid na ako sa inyo. Hindi kumpletong araw ko, muntik nang hindi umabot. Ilang minuto na lang kaya ang live mo, okay? 30 minutes pa halos ay magkakasama dito. Coming from my BFF for life, ayan, Miss Maris ni Shokal Static, pag ginagalaw mo ang mo si Mike, ayan, dito na lang ako kakanta. Dito na ako magliliyad. Dito na lang ako. Pag meron na tayong ano, yung tawag nito, yung, di ba, yung binili natin pang live streaming na ano, na mic. Ayun, pwede na yun, no? Ayan, dito din na kailangan. Ano, no? Nadidinig ba? Pag ganito na lang pala. O, pag ganyan, ganyan na lang. Ayan, okay na. Sige, hindi lang natin siya. At yung mic natin para hindi maging static. Thank you for the love, your care, and concern. Si BFF for Life, Miss Maris ni Shoka, siyempre si Ma'am, ano, si Friendship Loy Conti, City Pie, very ano sila, concerned sila, very caring sila sa ating vlog. Kapag ano silang nakikita ang diferensya, talagang agad nilang ini-inform tayo, no. Maganda naman 'yan kasi para mabago na, para maayos natin kung ano yung mga ano. O, parang naglilipat-lipat 'tong ating ano, no. Okay, ayan, and di ba ating scrap masyadong ano, agaw eksen. Okay, sabi ni Pabloski Oslaksid, garalgal ang sounds ninyo. Garalgal daw ngayon, tingnan mo. Paki-check mo. Ayan, paki-check mo yung ating sounds. Pero pag hindi natin ginalaw, tingnan natin ah. Kung try natin ano. Ayan, okay na ba siya? Baka nagagalaw doon. Ayan, check mo nga direct Julian. Dapat yung cellphone ni ano ni baby kapag natutulog naman siya, yun yung gagamitin mo sa pagmo-monitor ng ating sounds para naka-monitor ka rin sa sounds natin para hindi na magsasabi sa atin yung mga oo. Hindi, dapat magsasalita ako. Kasi pag hindi ako nagsalita, hindi mo malalaman kung static o hindi. Okay na ba? Ayan, okay na. Ayun. So, siguro Pabloski o Slaksid, kapag ginagalaw lang namin, doon na nag-i-static, doon na nagagaralgal. But now, okay na siya? Okay. Okay na siya. Akin, papakibalik na lang sa akin direct. Thank you so much. Ayan, so hindi na natin gagalawin next time. Kapag meron tayong, kakanta tayo ng a million things, gano'n na lang, lalakasan na natin yung boses natin. Para nang sa gano'n din na natin gagalawin yung mic. Kasi, syempre, masyadong sensitive din yung mga ganitong mic, no? And, kapag live po tayo, anything goes din yan. Syempre, hindi natin minsan maiwasan nagkakaroon ng mga technical problem. Okay? But, thank you so much sa sobrang love nyo sa akin and sobrang concern po ninyo. And caring, ayan. Thank you. Okay na, sabi ni BFF for Life, Miss Maris ni Shoka. Okay, Madam Lloyd Aconte, Friendship, ayan, City Pine Kindness, Loy Conte, grounded at very static, natatabunan ng boses mo. But now, okay na daw, sabi ni Miss Maris ni Shoka, may BFF for Life, ayan. Okay na ba? Okay na, okay na, okay. Next time, hindi na natin gagalawin yan. Kung kakanta man tayo ng a million texts, hindi na natin itataas yung mic. Kasi baka kala, feeling ko kasi pag hindi ko sa mouth ko, no, inilapit, baka hindi madinig yung kanta. Siguro lalakasan na natin yung boses natin next na may matanggap tayong ayuda kapag kumanta tayo. Or dito na natin ilagay banda. Ayan. Para na sa ganun, hindi na natin siya gagalawin. Okay na ba? Okay na po. Ayan. Okay. Ano yan? Ginagalawa na ba yung mata mo? Ano nangyayari sa mata mo? Okay. And so we have 81 live views. Ayan, maraming salamat. And sa paayuda again ni Cafe Barako na 4.99 US dollars. Okay. Lagyan mo ng ano, nung ano ni, ano? May tumutusok. Baka siguro na ano ka. Oo, merong na ano doon sa buhok ng ano mo, sa hair mo. Okay, dire-diretso pa rin tayo. And another hula-hula segment sa ating blind item. Ito. Ano ba ang ating pahulaan pa sa kanila? Ayan, okay. Ito, pretty young actress. Ayan, pretty young actress, may hanas. Alam niyo ba yung hanas? Yung sa mga salitang millennial, hinaing, hinampo. Ayan, may tampo siya. Oo, sa ASAP natin to. Kasi nga, yung mga fans niya, kinukulit na siya sa kanyang social media account na kailan ba siya
makikita sa ASAP natin to. Ayan, na magpe-perform. So, pinramis daw sa kanya na magpe-perform na siya, pero lagi daw po na re-schedule. So, nagagalit na po ito si beauty young actress. Pabuti pa nga yung boyfriend niya, yung live-in partner niya, na ano, na dancer actor na dating kasama po sa hashtag, no, sa It's Showtime, eh ano, guest sa ASAP natin to, pero siya wis naluloka siya. Para ano ba to? Parang kailan ba ako igi-guest? Naku, reschedule na naman daw po ako, sabi ng mga fans. Ano ba yan? Kulitin mo naman ang ano. Oo, yung handler mo, bakit hindi ka pa nagigi-guest? Bakit hindi ka pa namin nakikita? Ang tagal-tagal mo din nakakapag-perform diyan. Oh, di ba parang ano kayo, problemado kayo sa mga artista ninyo? Bakit ano? Bakit itong napaka-pretty na actress na to na may jowa, may kalibin partner na dancer, actor, bakit hindi nyo nilalagay sa ASAP natin to? Tinangan natin kung ano. Ay! At Kathleen. Okay, si BFF for Life. Tingnan natin kung tama ba ang sagot niya. Si Jonix Simanis. Ang sipag ni Jonix Simanis. Umula din ha. Oo, di ba? Nagkakasunuran sila ni, ano, ni BFF for Life, Miss Maris Nishoka. Si Luis ba siya? Si Luisa ba siya? Ayan. Oh, tingnan natin kung mahulaan pa ng iba. Basta may hanas siya, no? May tampo siya. Oo. Nairita na siya. Parang lagi na lang kung nire-schedule. Ganon. Oh, reschedule. Parang nakakaloka na. Oh, di ba? Nag-ano talaga siya. Pinost siya doon sa kanyang Instagram account. Oh, sa Twitter. Nakita ko, di ba? Na nadaanan ko. Oh, meron siyang reklamo, di ba? So, ano bang problema? Ba't hindi nyo ginigess? Hindi nyo ginigess? May problema ba sa kanya? Ayaw nyo ba sa kanya? Mamaya, sa bagay, wala. Pero hindi naman interesado sa kanya ang GMA. Alam nyo naman ang GMA, kung magkaka-interest sila sa mga big stars, hindi sila magkaka-interest sa mga medyo, ano lang, slight lang yung name. Oo. Kapag ganito lang yung name, ay naku, magtiis ka na lang, te. Oo, girl, magtiis ka na lang dyan sa ABS-CBN kasi dyan ka lang muna. Dyan ka lang talaga kasi wala namang mag-o-offer sa'yo o magka-counter-offer sa'yo. Hindi ka naman pipigilan sakaling umalis ka. Kailang wala magka-counter-offer sa'yo. Okay, sabi naman ni Red Makefis. Teka, saan ka ba, Jonix Simanis? Dapat nilalagay nyo rin yung ano nyo, yung lugar nyo, taga Manila ba kayo? Taga abroad ba kayo? Kasi yung mga taga Pilipinas, lahat kayo kasali sa ating pa-contest. Ito sa ating hula-hula segment na malalaman nyo po yung winner, yung mga bibigyan natin ng awards sa second year anniversary ng Chika Mo Vlog Kabog. Wow, may mga ano, diba? God's will, syempre. Second year anniversary ng Chika Mo Vlog Kabog sa June 1, 2022. O, diba? O, makakadalawang taon na tayo sa June 1, 2022. And for sure, kiniklaim na po namin yan dito sa PPA Entertainment Network na bago mag-end up, no, bago magtapos ang 2021, magkakaroon tayo ng 10,000 subscribers. Ayan, ibibigay ni Lord sa atin yan. Claim na natin yan, di ba? O kung hindi man, malay natin, baka yung kalagitnaan ng 2022 na doon na yung magiging 10,000 subscribers tayo bago tayo mag-anniversary. Di ba? Depende po yan sa magiging daloy ng ano natin. Kasi may mga plano tayo dito ng mga videong i-upload na yun. Marami din kasing interesado manood ng mga video na mga pasabog na mga video na i-upload natin na talagang panunoorin talaga. Kasi na ano namin dito sa PP Entertainment Network, kaya namin makapagtala ng 75,000 views. Ayan. Okay? So, oh, taga ano pala siya? Working here in Dubai. Naku, ano lang sa'yo, ano ba tawag nito? Recognition, mga ganyan. Yung mga certificate na winner ka, mga ganyan. Kasi pag sa abroad, ibigay na natin sa Pilipinas yung cash prize na ibibigay natin. Pag sa abroad, meron lang kayong matatanggap ng mga recognition, mga ganyan. O, certificate na kayo ay nanalo sa pa-award na to. Ayan. Siyempre, mga AYUDA Angels natin, lahat yan, magkakaroon yan ng mga recognition ng mga ganyan tinatawag. Okay? And, sa taga Dubai pala siya. O, hometown daw niya ay Bicol. But right now, I'm working here in Dubai. So, what is your job there? Babes Got Pandan, sagot niya ay si Loisa Andalio. Ayan, si Loisa po ba yan? Loisa po ba yan? Ayan. Loisa po ba yan? Si Jonix Simanis, Red Mark
si Red Make Fist. Ayan, thank you sa mga hula nyo. Tumpak! Oo, tumpak ang mga hula nyo! Oo, si Loisa Andalio nga, ayan. Loisa Andalio. Eloisa o Loisa Andalio? Siya nga yung ating sa ating may hanas, may tampo sa asap natin to. Okay, and another blind item, hula-hula. O segment, ang oras natin, 11:23 p.m. So, meron tayong 7 minutes na natitira para sa 11:30. So, meron na lang tayong 17 minutes. Mag-plug na muna tayo ng sa mga jobless out there. Ayan, ipakita na natin yung kay Mama Rebel Honor. My love, Mama Rebel Honor, na ano po siya, miyembro po siya dati ng sikat na apat na sikat. Ayan, okay. Ewan, wag mo akong ligawan. Ewan, ayoko pang magmahal. Wow, feeling, ako yun na. Okay, and mag-apply po kayo sa Golden Legacy Job Movers Corporation. Golden Legacy Job Movers Corporation, napaka-indiman po ng domestic workers sa UAA, ayan, sa Hong Kong. If you are 23 to 40 years old, male or female, ayan, magsadya lamang po sa Golden Legacy Job Movers Corporation sa 2147 Taft Avenue Business Center, Taft Avenue, Malati, Manila. Ulitin po natin, 2147 Taft Avenue Business Center, Taft Avenue, Malati, Manila. Golden Legacy Job Movers Corporation. Or pwede kayong tumawag para sa iba pang detalye sa cellphone number 0917-592-0628. Ayan, 0917-592-0628. Or telephone numbers 87-141-867 and 87-141-873. 87-141-867 and 87-141-0873. Maganda po ang pasahod dito. And no placement fee and no salary deduction. Pwede kayo mag-apply mula Lunes hanggang Biyernes, Mondays to Fridays, and from 9 a.m. to 6 p.m. 9 a.m. to 6 p.m. Yan po ang Golden Legacy Job Movers Corporation ni Ma'am Maribel Ondo. Ayan, party po ng cast ng Revirginized ay si Marion Honor, yung kanyang baby love. Ayan, daughter niya. Okay, we have 87 live views. Sabi ni ano to? Sabi ni Kindness and Sweetie Pie Friend. Ayan. What happened sa ano? Yung sa NARS ba to? Yung doon tukol sa NARS. Siguro busy sila ngayon. Kindness and Sweetie Pie Friendship Loy. Ayan. Okay. Busy kaya hindi nakakabasa ng message sa messenger niya si Dondon Mong. Okay. My dear Dondon Mong. Ayan. So, malalaman na lang natin yan soon, no, kung yung sa Pilipinas ba, mag-hire ba sila from the Philippines, no, ng registered nurse, ayan, para doon sa, ano, sa, ipa-plug nga natin pala yun, oo, yung, ano, ni Dondon Mong, ito, no, okay, buti na lang napaalala sa atin ni Kindness and Sweetie Pie, ayan, Loy County of Bayonne, New Jersey, USA. Looking for registered nurse and licensed vocational nurse for hospice agency at Rancho Cucamonga, ayan, area. Rancho Cucamonga area in California. This is for full-time position, ayan. So, magiging regular na agad kayo, full-time na po yung position ng hinahanap nilang registered nurse and licensed vocational nurse, ayan, for hospice agency at Rancho Cucamonga area, ayan. Please look, ayan, please call and look for Miss Alex, cousin of Dondon Mong. Ayan, please call or look for Miss Alex. Sa mga interesado, ha, pakitawagan niyo po si Miss Alex, cousin po ni Dondon Mong, sa 1909, ayan, area code 1909, area code 727-3707. 1, tapos area code 909, 727-3707. Ayan. Sa mga interesado, sana nga sabi ko kay Dondon Mong, sana makahanap kayo. Kasi hindi naman natin alam kung nakikinig, nanonood ba sa atin yung mga hinahanap natin na yan. Pero sana, no, kung pwede ngayong from the Philippines, no, mula dito sa Pilipinas na papadala nga dyan sa Rancho Cucamonga, dyan sa area sa California, no, eh mas maigi kasi ang dami mga nurse na, mga registered nurse dito, di ba, na talagang gusto magtrabaho sa abroad. Okay, so thank you so much, ma'am, ano, Friendship Loy, and
Sweetie Pailoy Conte. Ano ang hiring status ni Don Don tungkol sa nurses? Ayan. So, yun. Abangan mo na lang, abangan na lang ng mga manonood natin kung bibigay pa niya iba pang detalye niyan. Kasi hindi pa siya nakakapag-reply, siguro hindi pa niya nakikita. Dahil nga kabi-birthday lang ni ano, ni Mr. Scott Mong, baka nag-travel sila. Si Jonix, si Manis, no problem po, sa iba na lang po. Basta po, makita lang kita naka-live kompleto ng araw ko. Sa medical insurance po ang work ko. Wow! Sa medical insurance ang work mo. And syempre, good luck ha sa iyong job there. And stay safe always. Ayan, si Jonix, si Manis. Napalakpakan natin si Jonix, si Manis na siya pala ay from Dubai. Ayan. Kasi para malaman natin, kasi lahat yun chinecheck talaga namin, no? Kung saan pong parte yung mga na humula sa ating blind item. Kapag Pilipinas, pasok na po yun sa ating pa-contest na makakatanggap ng cash prize. Okay? So, yun. Okay? And, meron pa tayong mga ichichika sa kanila. SB19. Kilala nyo ba itong SB19? Oo, na nagpasikat ng awiting Mapa. Ang ganda ng kanta nilang Mapa. Yung Mapa nila, pang ano to, no? Pang mother? Mother. Oo, sa mother. Oo, sa mama. Mama is mother. Pareha lang yan. Diba yung handog nila itong kanta na to para sa isang inang hindi napapagod magmahal ng anak, na mapahinga ka na muna. Sila naman yung magtatrabaho, sila naman yung magbibigay ng magandang buhay para sa kanilang mother. Nakatutuwa kasi 11 million na yata ang views nito sa YouTube. Ang SB19 po ay binubuo ni na Justin Steele, ayan. Justin, tapos si Steele, tapos si Pablo, si Joss, at saka si Ken. Justin, Steele, Pablo, Joss, and Ken. Hindi naman puro pangit na lahat, no? Sabi kasi nung nag-chat sa akin, pangit daw yung mga miyembro ng SB19. Mayroon ding cute, mayroon ang taga Cagayan de Oro na cutie pie. Tapos may isa pang cute din, no? Yung isa lang, yung parang hindi siya ganun ka-photogenic, no? O telegenic. Pero sa Korea pa pala nag-training ito. At alam nyo ba sa interview ni Tony Gonzaga, ito no, kailan lang, recently lang, sa Tony Talks, yung kanyang YouTube channel na mayroon ng more than 3 million subscribers, 3.5 million subscribers. Nagdaan din sila sa hirap, ang dami ng pinagdaanan bago nila nakamit yung tagumpay. Na muntik na lang i-disband yung kanilang banda, yung kanilang grupo, no? Na parang K-pop group sa Pilipinas, no? Ginaya nila yung mga K-pop group. Tapos mga pareho sila mga talented actually. Tapos yung ilan sa kanila nagtatrabaho bilang ano ba 'yon, yung ano ba tawag doon sa trabaho? Yung nakalimutan ko tuloy. Basta may trabaho sila, oo. Yung ano, yung sa ano, sa wala, wale ako, ha? Nakalimutan ko yung trabaho nila. Basta may trabaho sila, tapos iniwan nila yung trabaho nila para makapag-training, yung makapag-workshop, makapag-practice. Araw-araw daw halos ang practice nila. Ayan, oo. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, nagpa-practice sila. Tapos, 2 years na silang nagpa-practice na parang walang kapupuntahan yung kanilang ginagawa, na parang sinasabi na ng mga kaibigan nila, ng family nila, ano ba yan? May mapupuntahan ba yan? May future ba kayo dyan? Mga ganyan. Pero hindi pa rin sumuko yung isa sa miyembro nila. Yun ang ginaya nila, na kung hindi sumuko tong isa na to, bakit tayo susuko? Ayan. So, naman ngayon, sila ay napabilang sa Billboard Music Awards. Sa Amerika ito ginagawa. Billboard, ah. Yung kilalang Billboard, yung mga foreign singers na nagtatap dyan sa Billboard na yan. My God, para mapasama ka dyan, di ba? Kala ko lang sino itong mga SB19 na to na endorser ng talk and text. Yun pala, ganito pala yung background nila. Oo, grabe no, nakatutuwa sila. Talagang pinagsikapan nila talagang para maabot nila yung kanilang tagumpay. So ngayon, ganda ng kanta lang, yung kanta nilang Mapa. Oo, basta huwag mag-alala, yung parang mapagod ka, pahinga ka na muna. Mama, pahinga ka muna. Yung gano'n, no? Para, kumbaga ang anak na hinahandog niya yung kanta ito para sa kanyang nanay na yung labis-labis yung pasasalamat nila. Grabe, ganda. Saka yung isa pang kanta nila, yung Alab, may kanta pa silang Alab. Kasi chinek ko nung nakita ko dun sa interview ni Tony Gonzaga yung SB19 na to, chinek ko yung kanilang yung background nila, saan ba sila nanggaling, mga ganun, yung ilan ba ang miyembro ng SB19 na to.
Ayan. Bongga, di ba? Talagang at least kapag may tiyaga, may nilaga. Tama! Tama! Okay. Sabi ni Jonix, si Manny, sabi daw nga, weather lang daw yan. Tama. Kung hindi mo pa panahon, di ba? Pag panahon mo na to shine, why not? Ibibigay ni God yan sa'yo. Basta ipag-pray mo lang yan lagi. And of course, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Katulad namin, katulad ko, mahal ko yung vlog na to. So, maaring may marating tong vlog na to because mahal ko tong trabaho ko. Kasi pag binahal mo doon trabaho mo, mamahalin ka rin ang trabaho mo. Ayan, okay? So, yan po ang ating balita sa SB19. At ang oras natin ay 11:33. We have 7 minutes na lang to go. Ang bilis talaga ng oras. Catherine K, sabi niya, good evening, Tita Tulfs. Good evening also to you, Catherine K. Oo, si, ayan, ayun, nabasa na natin. Okay, maraming salamat. Kasi inaano ko, minsan may mga ano pala na hindi natin nababasa. Kaya, okay, mag-ano na tayo, recap na tayo sa ating mga AYUDA angels. Okay, unahin na natin, nagbigay sa atin ng $20 si BFF, ayan, Pretty, BFF from Toronto, Canada, si Pay, o Paige Mendoza. Thank you so much sa iyong paayudang Canadian dollars na 20 Canadian dollars at sa may pasticker siya na gold. Ayan. Coming from, of course, may BFF for life. Si Miss Maris Nishok ang nagbigay sa atin ng 1,220 yen. Ganda na. Penalty ko last night. I love you very, very much. And a million thanks, Miss Maris Nishok. And Cafe Baraco, nagkaloob sa atin ng 4.99 US dollars. Nakatutuwa si Cafe Baraco, no? Ganda na kanyang mensahe. Tapos, nag-ayuda pa siya sa atin. Okay? And of course, happy ako dahil walong AYUDA angels ang present po tonight sa ating episode na to. Maraming salamat. Okay? And so yan, anong oras na? 11:35, 5 minutes na lang. So meron pa tayong ibibigay na chika sa kanila. O Richard Gutierrez, sinundan ang kanyang mag-iina sa Switzerland. Tingnan nyo naman, di ba, may mga, bakit hindi gayahin ng mga actor natin, no? Yung mga aktor na binuntis lang yung mga artista, yung mga nanay ng kanilang mga naging anak, tapos iniwan na, wala nang suporta. Tignan mo si Richard Gutierrez, oh, di ba? Guwapo na, napaka-yummy, tapos good provider, very loving husband, na talagang very loving, caring, ayan, di ba? Concerned, tapos kung saan yung mag-ina niya, susundan niya, di ba? So pagkatapos ng lock and taping, dumiretso na siya ng Switzerland. Pinunta na si Sarah Labate, yung kanilang dalawang anak. Diba? Yan ang nakabibilib na katulad ni Richard Gutierrez. Si Raymond Gutierrez, huwag na kayong magtanong kung mag-aasawa ba si Raymond Gutierrez. Mukhang hindi mag-aasawa na si Raymond Gutierrez. Kasi alam naman natin si Raymond Gutierrez, di ba? Pabloski Oslaksid. Okay, and Inigo Pascual. Ayaw iasa kay Piolo Pascual ang kanyang dream house. Oh, 'di ba? Dream house. Papatay daw siya ng dream house, sariling sikap. Kumikita na naman si Inigo Pascual. Tsaka syempre naman 'di ba pag nawala naman sa mundo si Piolo Pascual, sino ba magmamana ng kayamanan ni Piolo Pascual? Si Inigo Pascual din, 'di ba? Na anak niya. Oh. Onga, yayamanin na si Inigo Pascual. Maswerte yung mapapangasawa ni Inigo Pascual. Ayan, sino kaya mapapangasawa niya? Diba? Abangan kung sino mapapangasawa niya. Parang mga intriguing question pa, diba? Ate B, biktima rin uli ng ano? Biktima na naman uli si Ate B ng fake news? Kakalukre! Si Ate B raw binaril. Matapos mabiktima ng fake news na gawa-gawa ng mga kalokahan ng mga vlogger na to na si Ate B raw at si Senator Ralph Recto na iwalay na. May ibang babae daw si Senator Ralph at iniwan na si Congresswoman Vilma Santos. Nabaril naman daw si Ate B. Nabaril, ayan. Kaya nag-alala naman yung mga kaibigan niya na nakapanood nung vlog na nabaril si Ate B. Ikaw kaya barilin yung nagbablog? Barilin ka kaya bang, 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 bang! Sarap mong upakan. Nakaloka ka, di ba? Grabing ginagawa mo. Okay, sabi niya, bakit na naman daw grounded na naman daw tayo? Grounded na naman ba tayo? Pakinggan ko nga, ako nga makikinig. Grounded na naman daw tayo, sabi ni... Ah, ganyan. Mga ganun ba yon? Okay.
I-ano mo na lang, i-monitor mo na lang dito, tingnan natin. Kasi mag-i-end na tayo eh. Paki-monitor mo na lang. Dapat na may cellphone kang iba para ang sagalong dito tayo hiraman ng cellphone. Ayan. Para to be sure na, pag-direct mo, naririnig mo yung audio. Kasi para yung mga iba nating mga viewers, hindi na sila mag-aalala na meron pala tayong problem sa audio, ganun. So, pakikinggan mo siya lagi, nakamonitor ka lagi. Yan ang trabaho ng director. Ayan. Okay na ba? Okay na? Okay na daw, Ma'am Loy. Ano ba, friendship Loy? Okay daw, sabi ni ano. Okay ba? Sa akin mo nga, ipadinig mo nga sa akin. Pahiram nga. Para madinig ko lang kung anong static na ano. Okay. Okay naman. Okay naman siya. Thank you so much. Okay. Patuloy. Maraming salamat po sa inyo pa lang sa panonood dito po sa atin sa Chika Mo Vlog Gabog. And sana po nag-enjoy kayo. Ayan. And doon sa mga nakihula, maraming salamat sa mga nag-ayuda. A million thanks and I love you very, very much. Sa team replay natin, viewers, subscribers, salamat po ng marami. Na talagang hindi niyo po ako iniiwan. Ayan. Joel Static po ang sound. Uy, sabi ni ano pala ni sabi ni ano ni my dear good friend Miss Melakino, ano daw bisexual daw si ano. Oo, hindi naman na yun tinatago. Oo, hindi na tinatago. Yung pakialam mo naman kasi nahihirapan ako maglagay pag ano ikaw nakakalagay niyan. Ayun, kasi may mga nag-message pa pala sa atin. Okay, and galaw. Time ilalagay naman natin dito. Kasi ang gagawin natin para hindi na po magkakaroon ng pasensya na po, ng apology dun sa mga nagkakaroon po na nakakaranas tayo ng mga static na sound. Ayan. Hindi, bakit? Ayan pa. Ah, okay. I-check mo ba uli? Oo, ayan. Pakibilis na lang direct kasi matatapos na tayo. Ayan. Okay na ba? Next time yung cellphone ni baby natin, pakigamit mo para na tayo naghihiraman. Okay? Thank you so much. Pasensya na po kung nadidistract po tayo sa ano po do, sa technical problem natin. And so ito po yung mga bakit nawala yung mukha ko? Bakit maitim na? Ads ba to? Ads pala. Nalagyan talaga tayo ni YouTube ng ads. Ayan. Sabi ni Garalgal pa din po. Garalgal pa din daw. Yung uling ano mo, hindi na? Okay na? Eh ano mga check mo nga dyan doon sa ano? Sa nakaano? Eh ano mga uli? Tanggalin mo uli kasi pwede naman tanggalin. Then, okay na po ba? Okay na po ang sound natin? Paki-ano lang po tayo? Paki-inform? Paki-inform po. Pag nagagalaw lang si Mike. Pag nagagalaw lang daw pala si Mike. Kaya nga next time, di ba sabi ko, pagkakanta tayo ng a million text, hindi natin gagalawin si Mike. So, dapat naka-steady na lang si Mike. Okay? Ayan? Malakas naman daw ang boses ko. Pero syempre, nakaka-distract din yung merong static yung pakikinig nila. Okay, sabi ni my dear good friend Miss Melakino, paminta si Raymond Gutierrez. Okay, di man tinatago. Jual, yan. Okay, nabasa na natin. Babes got pandan, maraming salamat. Okay, si BFF for Life Miss Maris ni Shoka, pag nagagalaw lang si Mike. Yun pala yun. So, yun ang problema natin kapag nagagalaw, nagkakaproblema yung sound natin. So, next time, di na natin siya gagalawin. Okay? Oh, yes, correct. Okay. Dapat, kapag kakanta ako ng a million thanks, naka-steady na lang siya. Liliad man ako, naka-steady na lang yung boses ko at lalakasan ko yung boses ko. 'Di ba? Oo, ano ko parang louder. Well, boses. Ayan. Okay, our time now is 11:42. Gawin na nating 11:45 kasi malapit na tayong magtapos. So 3 minutes na lang matatapos na po tayo. And thank you so much sa lahat ng mga talagang hindi po talaga nakakalimot na manood, panoorin at suportahan ang ating vlog. Kaya maraming salamat. So, pasensya na uli dun sa nagkakaroon po tayo ng technical problem. Ayan, dahil nga po nagagalaw ko si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez, si Mike lang. Si Mr. Mike. Ayan, Mike, hello. Okay, and so okay na ba? Ayan, okay. Thank you. And sa lahat ng mga, again ha, inuulit ko, aking taus-pusong pasasalamat. O from the bottom of my heart, parang dinausin yung taus-pusong pasasalamat. From the bottom of my heart, o coming from my heart, ayan, I'd like to thank all of you sa lahat po ng mga always na nanonood,
sa team replay natin, subscribers natin, sa mga nagdadagdag ng subscription natin. Maraming maraming salamat po. Ayan. Okay? And of course, sa ating AYUDA angels, sa ating mga AYUDA angels na nag-AYUDA, sa ating mga AYUDA angels na kumbaga present at mga nag-AYUDA, maraming maraming salamat. Pagpaka natin sila, rejoice ng lahat. Ayan, maraming maraming salamat. Ayan, sa inyong walang sawang pagtutok. Okay? Sabi niya, BFF for Life, ayan, Miss Maris Nishoka. See you tomorrow sa TST. Yes! Oo nga pala. Buti na-remind ako ni BFF for Life. Hindi ako na-remind ni Direk. At hindi pa rin mo ako na-remind sa ano, sa ating thumbnail, Direk. May iniisip ka ba? Si Sharon Cuneta, ayan, si former MTRCB. Hindi pa pala natin ito nababalita. Ayan, yan yung sinasabi ko dapat na nare-remind tayo doon sa ating thumbnail, no? Si ano po, si Sharon Cuneta, yung kanya pong Revirginized, yung si former MTRCB chairman Manoling Morato. Si Manoling Morato, isa po siya talaga sa laging pinag-uusapan pagdating po doon sa pagiging chairman niya ng MTRCB. Talagang very vocal kasi siya, talagang straightforward. Wala talaga siyang ano, kumbaga di siya takot. Kapag anong sasabihin niya, sasabihin niya. Kaya yung sa loobin niya, sasabihin niya. Very frank talaga siya. So ngayon, nagbigay po siya ng kanyang komento sa ilang showbiz writer na hindi daw po siya pabor, no? Doon sa pelikulang Revirginized. At Desmayado siya sa titulo ng pelikula ni Sharon Cuneta, yung comeback movie ni Sharon na Revirginized. So ang feeling niya parang, bakit ginawa ni Sharon itong pelikula na to, 'di ba, na parang hindi bagay sa kanyang personality. Kung hanapin ni Manoling Morato yung pagiging ano pa rin ni Sharon Cuneta, yung pa-sweet, yung mga patwitams ganyan, wholesome, hindi na pwede si Sharon sa mga ganyan. Sir Manoling Morato, ayan, kung nanonood man siya, kung may mga panood man dito na para sabihin sa kanya. Hindi tayo dapat mag-argue dito na ito, bagong karakter ito na kailangan mag-experiment din. Kasi si Direk Daryl Yap, experimental director siya. Nag-experiment siya tulad ni Kim Molina na walang kapakapangalan. Napalaki niya yung pangalan dahil sa Jowa Ball. Ayan, Jowa Balls ba o Jowa Ball? So, Jowa Balls, ayan. Na launching movie ni Kim Molina na naging big star si Kim Molina because sa movie na yan, no, na talagang pumatok. Tapos sinundan pa ng ang babaeng walang pakiramdam na ginampanan pa rin ni Kim Molina, katambal ang kanyang jowa, ayan, live-in partner na si Gerald Napoli. So itong Revirginized, hindi na tayo makakapag-argue dito na sa success po ng tinatamasa ngayon sa full trailer pa lang. Hindi pa ito na ipapalabas, ha? Papalabas pa lang sa August 6 sa Viva Max. Ayan. Okay, and yun. So yun nga ang sabi natin, no, na itong Revirginized ay papalabas po this coming August 6 sa Viva Max. And hindi ko alam kung sa iba pang ano pang digital platforms na palalabasan ng pelikula ni Sharon Cuneta na Revirginized. So ano bang masama doon sa title, Revirginized? Kasi yung character ni Sharon, marirevirginize siya. Yung kumbaga mapupunta sa ibang mundo ng mga kabataan, ng mga millennials na magpapagising ng kanyang muling, yung kanyang ano ba yun? Yung happiness niya sa life, happiness niya sa sex life ba? Parang ganon. Kasi iniwan nga siya ni Albert Martinez sa pelikula. Tapos hindi na nga siya pakakasalan. Parang ganon. So yun ang, kasi may pakakasalan iba. Yun yung takbo ng kwento ng Revirginized. So kung napapangitan sa titulo, naasiwa sa titulo si Manoling Morato, yun ang title na ginawa ni Direk Daryl Yap for Sharon Cuneta. At saka hindi naman ito pinilit si Sharon na gawin ang pelikula. Binigay sa kanya ang script, 1 week, binasa niya, pagbasa niya, sabi pa nga niya doon sa ano niya, Instagram account niya, 3 days pa lang nag-yes na siya, eh. Kasi nga nagandahan siya sa pelikula na sabi niya, parang kumbaga ito na naman yung bagong karakter na gagampanan ko na, 'di ba? Yung ito na ito yung pwede naman sigurong try ko na gawin ito. So ginawa niya, 'di ba? So kung meron na mga eksena na ikinasyak ng mga na nakapanood na ng full trailer because si Sharon nagpakita ng cleavage, hinalikan yung dibdib ni ano dahil may, yung asin nandoon kasi nga uminom sila ng vodka, no, kasi may kalamansian sa kayong yung salt, 'di ba, yung asin. So dinilaan niya yung asin doon sa dibdib ni Marco Gumabaw, yung kanyang batang leading man. So walang masama doon sa pelikulang Revirginized para
kundinahin ito ni Manoling Morato. Although opinion niya yun, pero siyempre hindi tayo makapag-argue sa success nga ng pelikulang ito na sa full trailer pa lang, halos 10 million views na po. O baka 10 million views na nga eh, no? 10 million views, ibig sabihin niya, nangangamoy blockbuster ang pelikulang Revirginized ni Sharon Cuneta. So yan po, dyan nagtatapos ang ating vlog. Okay, at least si Mami Tesis Pie, tama, hindi bagay Virgin 2 kay Sharon. Anong Virgin 2? Revirginized po yung title ng pelikula po niya. Ayan, Mami Tesis Pie, ayan. Thank you and sana po panoorin nyo ang aking vlog tomorrow. Ayan, maaga sa pinaaga pang times slot. Sa mas pinaagang times slot, ang Chika Mo Vlog Kabog, chismis sa tanghali. Chismis there, chismis over there, chismis anywhere, everywhere. Ayan, makichismis po kayo sa akin tomorrow from 11:30 a.m. up to 1:30 p.m. 11:30 a.m. up to 1:30 a.m. Unahan na natin sila Lolita Buruca Solis at si Manang Christy Permin. Ayan, sa paghatid sa inyo ng mga maiinit, ayan, ng mga chika, hindi mga panis na mga chika. Okay, and I love you all and a million thanks sa lahat po ng mga tumutok sa atin. And muli, pinapasalamatan ko yung ating mga Yuda Angels, ating mga viewers, subscribers, and team replay. Muli, palakpakan natin sila, Direk Jeline, ayan. And of course, ating PP Entertainment Network team sa panguna ng best director, best sa lahat ng best, best mom, best wife, and siya rin si Inday AYUDA tuwing Sabado na nakakasama ko si Julien Sungkit Valencia Ledesma. Thank you, Direk Julien. And of course, sa aking eldest, ayan, guwapo, masipag na eldest son, si Chris Daniel Ledesma. Ayan, nagalaw ko na naman si Mike. And of course, pretty, loving, and caring daughter, si Lovely Joy Ledesma, pang beauty queen ang dating. Thank you, anak. And si cuteness apogi apo na si Baby Yowen, ma-PR, Ingliserong tunay, alam niya yung salitang gratitude, ayan, very grateful talaga siya. May pa-thank you, may kapag siya naman ang pinapaabot mo ng isang bagay, kapag pina-thankyuhan mo siya, you're welcome. Ganda yun, di ba? Thank you, Wawa, thank you, Nanay, thank you, Tatay, mga ganun, grabe. Galing ng apo kong si Yowen. I love you, Yowen! Patapos na si Wawa, pwede ka na lumabas. Okay, and health protocols, lagi tayong uminom ng multivitamins. Ayan, kung hindi pa kayo nagbabitamins, try nyo magvitamins, lalakas po ang immune system ninyo. Ayan. And of course, ano pa ba? Yung face mask, face shield, lagi naman, di ba? Okay, basta alcohol at saka ano, lagi kong dinadala yung sabon. Lalo na pag maraming tayo, mga public places, nako, kailangan natin mag-ingat lagi. Talagang hindi pwedeng sabihin na natin bumababa na po yung COVID cases. Nako, hindi po tayo dapat magpapakasiguro. Okay, ingat po tayong lahat and God bless us all. And see you tomorrow, ha? Huwag niyo pong pababayaan. Huwag niyo pong kalilimutan pala. Ayan, huwag niyo nga, kumbaga, ilagay niyo na sa kalendaryo niyo na bukas, it's a date sa ating chismis sa tanghali. Bye for now! This is your Tita Tulfs, Peter Ledesma saying, muli magkita-kita tayo din sa nag-iisang tunay na kabugirang entertainment digital talk show, ang Chika Mo Vlog Kabog! Bye! Thanks everyone! Bye! Bye! Thank you!